Lola, can we please talk? If you're here to tell me about your plan to deceive us, then I don't have time to listen to you. Makakaalis ka na. I didn't come here for that, Lolo. Kung ganon, bakit nandito ka pa? I'm here to ask for help. Help? Sarkasik ang pagkakasabi ni Don Pancho. At bakit sa tingin mo tutulungan ko ang batang walang utang na loob na kagaya mo? Isa has a serious blood condition. She needs to be urgently sent to the U.S. for a blood cleansing procedure, or it may result in her death. And why would I help someone who tried to deceive us? Lolo, I understand you might find it hard to believe that she didn't have plans to deceive you, but please, Lolo, maawa ka sa amin. Please. Wala ka mapapala sa akin, makakaalis ka na. Lolo, please, nagmamakaawa ko. Kahit hindi nyo na ako tanggapin sa pamilya, kahit tuluyan nyo na akong talikuran, sapat na po sa akin tinuring nyo akong totoo nyong kadugo at binihisan nyo ako. Tulungan nyo lang po akong iligtas ang buhay ng babaeng mahal ko. Lahat ng gusto nyo gagawin ko. Fine. I'll help her. But in 3 conditions, Siva. Ipapagamot ko ang babaeng mahal mo basta ipangako mo sa akin na susunod ka sa anumang sasabihin ko. Mabagal siyang tumango. Unang kondisyon, kailangan mong mangako sa akin na lalayo ka sa kanya. Na kahit kailan, ay hindi mo na siya pwedeng makita. Pangalawa, ay babalik ka sa kumpanya natin. At panghuli kong kondisyon, ay papayag ka sa gusto namin na ikasal ka sa anak ng business partner ko. Po, bakit hindi mo magawa? Simula nang makilala niya ang dalaga, iisang babae lang ang gusto niyang pakasalan at makasama habang buhay. Yon ay walang iba kung hindi si Isay. But Isay is sick. Kung hindi maaagapan ng sakit ng dalaga, ay maaari nito itong ikamatay. Losing her for a lifetime would be a nightmare for Percival. Mas gugustuhin niyang hindi na makita ang dalaga sa pamamagitan ng kanyang paglayo. Kesa kailanman, ay hindi niya ulit ito masisilayan. I'm willing to do everything, Lolo. Iligtas niyo lamang siya. Kahit pang kapalitay, ang sarili kong kasiyahan. Nakahanda ako. Good decision. Bago yun, maaari ko po ba siyang makita sa huling pagkakataon? Bago ka pa lang sa channel na ito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! You're so stupid and useless! Sa susunod gawin mong maayos ang trabaho mo. Maglinis na nga lang kailangan mong gawin, hindi mo pa magawa ng tama. Pati ba naman ang paglilinis ng maayos ay hindi itinuro sa inyo noon sa elementarya? Kinagat ni Isay ang kanyang pangibabang labi dahil sa mga masasakit na salitang binitawan ng ginang sa kanya. Pakiramdam ni Isay anumang oras ay tutulo ang kanyang mga luha, ngunit nilakasan niya ang kanyang loob. Hindi siya pwedeng umiyak sa harapan nito, lalo na sa oras ng trabaho. Pasensya na po, ma'am. Pero kasi, kasalanan naman po ng anak niyo kung bakit siya nadulas. May nakasulat po sa caution pero... Napasinghap si Isay nang biglang lumipad ang palad ng ginang sa kanyang mukha. At lumika iyon ng malutong na tunog. My son's fault? At talagang ang anak ko pang sinisisi mo sa pagiging walang kwenta mong janitress. Maluha-luha ang mata na umiling siya. Hindi naman po sa ganun. Pasensya na po. Kasalanan mo kung bakit siya nadulas. Hindi mo kasi inaayos ang trabaho mo. Dahil sa'yo, nasaktan ang anak ko. Nangingit-ngit sa galit ang ginang habang ang anak nito na nadulas ay umiiyak. If only you had done your job properly or used those nasty clothes of yours to mop up the wet floor, this wouldn't have happened. Pasensya na po talaga, ma'am. Batid ni Isay na hindi naman niya kasalanan ang nangyari. May nakalagay naman na caution. At kasalanan ng bata at ina nito kung bakit ito nadulas. Masyadong makulit ang bata, takbo ng takbo kaya ito nadulas.
Ngunit kahit alam ni Isay na mali ang ginang, pinili niyang itikom ang kanyang bibig at magpakumbaba. Hindi siya maaaring makipagtalo sa ginang. Iyon ang paalala sa kanya ng manager bago siya natanggap bilang isang janitress dito sa isang mamahaling restaurant. Dahil ang mahirap ay kailanman hindi magiging tama sa mata ng mga mayayaman. Pasensya? May ibabalik ba ng pasensya mong nangyari? Poor people like you know nothing but to say sorry. Alam mo ba kung magkano halaga ng suot na damit ng anak ko ngayon? Kulang pa yung sahod mo sa buong buwan. Napayuko na lamang siya dahil sa kahihiyan at kinagat ng mas malakas ang ibabang labi. Ramdam na ramdam niya ang mga mata ng ibang customers na kumakain na nakatingin sa kanya. Nandiliit ang uri ng mga tingin ito sa kanya. Ang iba ay nagbubulungan at ang iba naman ay natatawa pa na parang nasisiyahan pa sa nasaksihan. Because of you, my son's clothes are ruined. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko kapag nakita nilang marungis ang suot na damit ng anak ko? Ha? Sa isang lamesa, tahimik na inilapag ng isang lalaki ang tasa bago sumulyap sa ginang na gumagawa ng eksena. Naririndi ng binata sa lakas ng boses nito kung bakit kasi dito pa nito napiling gumawa ng eksena. Nasisira ang peaceful morning time niya. Hindi alam ni Isay kung ano ang kanyang sasabihin o gagawin. Alam niya na kahit ipagtanggol niya man ang sarili ay baliwala lang din. Hinayaan niya na lamang ang ginang na ipahiya siya sa harap ng madla. Gusto niya mang umalis na at ilayo ang sarili sa kahihiyan na ito, tila napako ang kanyang paa sa kanyang kinatatayuan. Hinihiling na lamang ni Isay na mayroong mabait na anghel na bumatok sa ginang para magising na ito sa katotohanang ito ang nasa mali at tumigil na ito sa kakapahiya sa kanya. Ang dasal ni Isay ay tila narinig ng mga anghel nang biglang mayroong matipunong braso ang pumulupot sa kanyang bewang. At ang matangkad na lalaki na nagmamay-ari ng braso ay pagalit na nagsalita sa ginang. You're aware that your actions constitute oral defamation and verbal abuse, don't you? Malamig ang boses ng binata. Maging ang berde nitong mga mata ay malamig na nakatitig sa ginang. Hindi mo ba nakita na may nakasulat na caution na wet floor at may naglilinis? It was already big enough to see and read. Pero hinayaan mo pa rin ang anak mo. Diba dapat hindi mo hinayaan ang anak mo na makalapit doon? Gulantang itsura ni Isay habang nakatitig sa binata na hindi niya kilala ngunit pinagtanggol siya. At sino ka naman? Ang lakas ng loob mong sumausaw. Eh ang hampas lupa namang yan ang may kasalanan. Pagalit na sinagot ng ginang. Mas nauna ako rito kaysa sayo. I saw everything. And I know it was your fault. Bilang ina, responsibilidad mo na bantayan ang anak mo. Ngunit naging pabaya ka. Ngayon, bakit sinisisi mo ang taong marangal nagtatrabaho sa sarili mong pagkakamali? Sino ka ba? At bakit ka ba nakikialam pa rito? At bakit ba kinakampihan mo ang hampas lupang yan? Hindi mo ba ako kilala? I don't care who you are, old woman. For fuck's sake. I don't care if you're a royal or a daughter of whoever the fuck out. Who you are doesn't influence my stance on this matter. Ikaw ang may mali rito. So it's you should apologize to my girlfriend. Nanlalaki lalo ang mga mata ni Isay dahil sa binitawang salita ng binata na nakahawak pa rin sa bewang niya. Maging ang mga kumakain ay napasinghap at hindi makapaniwala. Samantalang ang ginang na kanina ay parang dragon na bubuga na ng apoy ay halos malaglag ang panga. Your girlfriend? Yes. This woman right here is my girlfriend. Pero mas pinili niya magtrabaho dito. Kahit lahat ng luho niya, kaya kong ibigay sa kanya. That's impossible. Hindi maaaring girlfriend mong bastardang yan. Well, I'm not forcing you to believe me, ma'am. But I insist that you apologize to my girlfriend. You wouldn't like me when I'm angry. And I won't allow anyone to disrespect the woman. I love without making them experience the consequences of their actions. Nagbabantang tinig ng binata. Maging si Isa ay nakaramdam ng takot. Mabigat ang bawat pagbitaw nito ng salita. Hindi alam ni Isa kung ano ang magiging reaksyon niya, lalo pa noong yumuko ang ginang sa kanyang harapan at mabagal na humingi ng tawad sa kanya sa nangyari. Bagay na kailanman ay hindi sumagi sa isip ni Isa na mangyayari. I'm sorry. Natatakot na sambit ng ginang.
Next time, learn to apologize when you know you're the one who's at fault. Huwag mong isisi sa ibang pagkakamali mo, sabi ng binata dito. Hindi na hinayaan ng binata na magkaroon ng pagkakataon na makasagot ang ginang. Hinawakan ito ang kamay ni Isay at bigla na lang siyang hinila paalis sa eksena. Gulat at tila wala sa sarili na nagpatiara naman si Isay. Nakatanga naman ang mga customers sa restaurant dahil sa nasaksihan. Hindi sila makapaniwala na ang janitress pa lang kasintahan ng binata na isa sa mga dahilan kung bakit dinarayo ng mga kababaihan ang nasabing restaurant. Halos tumigil naman sa paghinga si Isay nung pinapasok siya ng binata sa isang magarang sasakyan. She was feeling nervous and scared dahil hindi niya naman kilala ang lalaki na umikot at pumasok na rin sa loob ng sasakyan. Ngunit mas gusto niya makaalis mula sa kahihiyan na iyon. Pakiramdam ni Isay ay lalamunin na siya ng lupa kung mananatili pa siya roon. Ayos ka lang ba, miss? Tanong na binata kay Isay. Hindi naman agad sumagot si Isay at napatitig sa lalaki. Noon niya lamang napagtuunan ng pansin ang physical na anyo ng binata. Napakagwapo nito. The man is breathtakingly handsome. Like he stepped out of a mythology. Malalim ang mga mata nito. Matangos ang ilong. Natural na mapula ang labi. Perpekto ang tabas ng panga. At malinis ang tabas ng itim na buhok. Pwede itong ihilera sa mga gwapong artista at modelo na napapanood niya lang noon sa TV. Miss, ayos ka lang ba? Pag-uulit pa ng binata. Opo. Maraming salamat po sa ginawa niyo kanina, sir. Gagad niya. Ngumiti naman ito sa kanya. Nakadisplay ang malalim nitong dimples. Maging ang bed na nitong mga mata ay nakangiti. Walang anuman. Buti na lang at hindi kanya nasaktan. You must have been so scared. Opo, kaya salamat po at dumating kayo. Does it happen often? Ganun ba palagi ang trato ng mga customers doon sa inyo? Iyon po ang pangalawang beses na nangyari yan sa akin. What happened to your first experience? Natapon po ng isang customer ang juice niya noon at ako pong nasisi. Bago pa lamang po ako sa trabaho ko nung mangyari yon. Buti na lamang po at hindi ako natanggal sa trabaho ko dahil sa nangyari. Nakasalubong ang makapal nitong kilay. But did the customer who did that apologize to you? Umiling si Isay. Hindi po. Mabuti na lamang po at pinalampas na lamang ng management ang nangyari. Eh kung ganun, bakit hinayaan mo na lang na ginaganong-ganon ka ng mga customers? Hindi sila ang nagpapakain sa'yo. You shouldn't let them humiliate you. Lalo na kung silang may mali. Nung nag-apply po ako sa trabaho bilang janitress dun sa restaurant, binalaan po kami ng mga manager tungkol sa mga ganoong customers. Hindi po kami pwede makipagtalo sa kanila. At hindi rin po kami pwedeng magreklamo bilang silang customer. Trabaho po namin na pagsilbihan sila. Even though their action already went over the line? Opo. Pumayag po ako sa ganong sistema dahil hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho. Kailangan na kailangan ko po ng pera. And may I know why? Gusto ko pong bumalik sa pag-aaral. Gusto ko pong matupad ang lahat ng mga pangarap ko. At higit sa lahat, mahal po ang upa ko sa aking tinitirhan. Kaya kung ang kapalit man ng pera ang kikitain ko ay mga masasakit na salita, ayos lang po yun sa akin. Sa totoo lang, hindi maintindihan ni Isay kung bakit niya sinasabi ang lahat ng ito sa binata. Hindi niya naman ito lubusang kilala, ni hindi niya pa nga alam kung anong pangalan nito at kung anong dahilan ng binata kanina sa pagtulong sa kanya. Higit sa lahat, pinapakilala pa siya nitong girlfriend. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay magaan ang pakiramdam ni Isay sa binata. Pakiramdam niya ngayon ay lahat ay maaari niyang sabihin dito. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito noon, lalo pa sa isang mayaman. Ang paniniwala ni Isay noon ay lahat ng mga mayayaman ay pare-pareho lang. Lahat sila ang tingin sa mga mahihirap na tulad niya ay isa lamang alipin na kailanman ay hindi maaaring itrato ng tama. Ngunit ang binatang ito, batid ni Isay na iba ito sa lahat. Oo, ilang minuto pa lamang lumipas simula nang nakilala niya nito, ngunit magaan na agad ang loob niya. Kahit pa mayaman na binata, hindi niya magawa na kamuhian nito. Maaari ko po bang malaman kung bakit niyo ako tinulungan kanina? Hindi mapigilang itanong ni Isay sa binata. Sinulyapan siya nito. I just hate seeing someone humiliated in front of many people. Especially if I know that they are innocent. No one deserves to experience something like that.
Dahil sa sinabi ng binata, doon ni Isay mas napatunayan na iba nga ito kesa sa ibang mga mayayaman. Mabait ito. At doon din mismo ay biglang sumupil ang paghanga niya para sa lalaki. Paghanga na kailanman ay walang sino mang lalaking nakakamit noon. Pwede ko bang malaman ang address mo? Ihahatid na kita pa uwi sa inyo. Mabilis naman tumingi si Isay. Ay nako, hindi na po kailangan, sir. Kaya ko na po umuwi mag-isa. Baka hoy, naaabala ko na kayo, nakakahiya. You're not. Don't worry. Gusto ko itang ihatid sa inyo because I know you're still traumatized by what happened earlier. I want to make sure na makakauwi ka ng maayos. Kinagat ni Isay ang kanyang pisngi upang pigilan ng pagsupil ng ngiti. Batid niya sadyang mabait lamang ang binata kaya ganun ito magsalita. Ngunit hindi niya pa rin mapigilan ng sarili na huwag kiligin. Paano ba naman? Buong akala niya ay sa teleserye lang nangyayari ang lahat ng ito. Sino mag-aakala na mararanasan niya rin palang ganito? Sinabi ni Isay ang kanyang address sa binata nang walang pag-aalinlangan. Habang nagmamaneho ang binata, ay panay ang nakaw ng tingin ni Isay dito. By the way, miss, may I know what your name is? Sabay sa liyap nito sa kanya. Oo nga pala, hindi pa nila alam ang pangalan ng isa't isa. Ako po si Isay, Isay de Villagracia. Isay, that's a cute name. Napansin ni Isay ang pagkagat nito ng labi na para bang pinipigilan ng pagsupil ng ngiti. Bakit po kayo natatawa, sir? Naitanong niya dito. It's just that, kapangalan mo ang alaga kong aso. Isay's jaw dropped in shock. Sa dami ng pwede niyang maging kapangalan, ang alaga pa talaga nitong aso. I am Percival, by the way. Ngumiti ulit ito. You can call me Per or Sival. Buong biyahe papunta sa kanyang inuupahan ay panay ang sulyap ni Isay sa binatang nasa tabi. Hindi rin maganda o gaga ang kanyang puso sa mabilis na pagtibok. Na kung siguro ay makakawala lang mula sa crib cage niya, kanina pa sigurong nahulog. Maraming salamat po sa paghatid sa akin at sa kabaitan ninyo, sir. Mabait na paalam ni Isay dito nung nasa tapat na sila ng kanyang inuupahan. Akmang lalabas na siya ng sasakyan na magsalita si Percival. Isay! Nilingon niya ito at halos gusto niyang himatayin dahil sa pagkakabigkas nito sa kanyang pangalan. Parang tinatawag lang ng binata ang alaga nitong aso. Po! May kinuha ito mula sa suot na coat at inabot sa kanyang isang card. Here's my calling card. Tawagan mo ako kung sakali mang maisipan nilang tanggalan ka ng trabaho dahil sa nangyari. I have a job for you. And if they decide to keep you, please consider accepting my job offer. Huwag mong hayaan na ginaganong ka lang ng mga customer doon. Tinanggap ni Isay ang calling card at muling nagpasalamat sa binata bago siya tuluyang lumabas ng sasakyan. Yumuko pa muna siya dito at hinintay na makaalis ang sasakyan nito bago siya lumapit sa lumang gate ng kanyang inuupahan. Hoy, Isay! Sino yung nakakotse na nagatid sa'yo, ha? Malandi ka? Bungad sa kanya ni Arlene, ang anak ng may-ari ng inuupahan niya. Siguro pinili mo na maging bayaran, ano? Sabi ko na nga ba't walang patutunguhan ng pagpapanggap mong Maria Clara. Babagsak ka rin sa pagiging Magdalena. Hindi na lamang pinansin ni Isay ang sinabi ni Arlene. Kung makikipagtalo pa siya dito, ay mas lalo lamang siyang mapapagod. Isa pa, sanay na siya sa ugali nito. Sa sumunod na araw ay maagang pumasok si Isay sa kanyang trabaho, kung saan ay kinuyog siya ng iba pa niyang mga katrabaho at nagtanong tungkol sa nangyari kahapon. More on, tungkol doon sa binata na boyfriend niya kuno. Sinabi ni Isay ang totoo sa mga ito na tinulungan lamang siya ni Percival kahapon, ngunit ayaw maniwala ng mga ito sa kanya. All this time, mayaman ka pala, Isay, at nagpapanggap ka lang na mahirap? Gagad ng waitress. Oo nga, magaling kang magpanggap ha. Napaniwala mo kaming lahat na hampas lupa ka nga. Sabi pa ng isa pa. Hoy, ang sakit mo naman magsalita, Cindy. Girlfriend ng bilyonaryo yan. Ay oo nga pala, nakalimutan ko. Pero hindi ako makapaniwala na mayaman ka pala, Isay. Baka naman, pautang naman kami. Sabi pa ni Cindy kaya napabuntong hininga si Isay. Hinayaan niya na lang mga ito na paniwalain kung anong gusto nilang paniwalaan. Maging pang-aasar nito na parang sinasamba siya ay hindi niya pinapansin kahit sobrang naririndi na siya. Isay, pinapatawag ka ni Sir Brian.
Pagkatapos mo raw dyan, pumunta ka sa office niya. Informa sa kanya nung isang waiter. Ah, sige, salamat. Mabait siyang sumagot. Tipid na tumangulang ito sa kanya at tumalikod. Habang si Isay naman ay nakaramdam ng kaba. Alam niyang may malalim na dahilan kung bakit siya pinapatawag ng kanilang manager. Ayaw niya mang mag-isip ng negatibo dahil baka magkakatotoo. Pero may ideya na siya sa posibleng dahilan. Tahimik na pinagdasal na lamang ni Isay na sana ay mali siya ng iniisip habang tinatapos ang kanyang pagmamop. Tulad ng sinabi, nang matapos siya sa ginagawa ay pumunta na siya sa office ng kanilang manager kung saan naabutan niya ito na nakaupo sa office chair at seryosong nakatitig sa kanya. Sir, pinatawag niyo raw po ako. Bumuga ng hangin si Brian bago seryoso nagsalita. I'm going to be honest with you, Isay. Disappointed ako sa ginawa mong pagsisinungaling sa akin. Tinanggap kita sa trabahong pagiging janitress dahil sabi mo sa akin noon ay kailangan na kailangan mo ng pera. Pero hindi po ako nagsisinungaling sa inyo, sir. Huwag kang magsinungaling sa akin ngayon. Alam ko ng lahat ng nangyari. Alam ko rin na girlfriend ka ng mayaman na lalaking laging kumakain dito. At binibilog mo lang lahat kami. Na hindi ka naman talaga mahirap. Nagpapanggap ka lang. Nagkakamali po kayo. Tinulungan lang po ako ni Sir Percival kahapon. Hindi niya po ako girlfriend. Paliwanag niya. And you even know his name, gayong ni isa sa amin ay walang may alam sa kanyang pangalan. Pero nagsasabi po ako ng totoo. Kahapon lang kami nagkakilala. Whatever. Pinutol ni Brian ang sinasabi niya. Kung nagsasabi ka man ng totoo at hindi mo talaga kilala ang lalaking yon, wala na akong magagawa. Just today, I received a call from our boss. Iniutos niya sa akin na tanggalin ka sa trabaho. Ho! She was already expecting this, but she's still surprised. Nagkataon ang ginang na inaway mo kahapon ay matalik na kaibigan ng may-ari ng restaurant na to. Hindi nagustuhan ng ginang ang asal mo at ang ginawang pamamahiya ng nobyo mo sa kanya. Kung kaya ang gusto niya ay matanggalan ka ng trabaho as soon as possible. Hindi naman po pwede yon. Hindi pwedeng mawalan ako ng trabaho dahil lang doon. Isa pa, wala naman akong kasalanan sa nangyari kahapon. Ang ginang naman ang nagsimula ng gulo. Bumuga ulit ng hangin si Brian. Binalaan naman kita noon pa, Isay, na kahit ikaw ang nasa tama, dapat ay magpakumbaba ka pa rin at humingi ng pasensya sa mga customers. Kinuyom ni Isay ang kanyang kamao sa labis na pagkainis. She can't believe this. Siya na nga itong napahiya. Siya pa itong mawawala ng trabaho ngayon. Humugot siya ng malalim na paghinga at pinakalma ang sarili bago muli nagsalita. Kung ganun ay, maari ko bang makausap ang may-ari ng restaurant o yung ginang kahapon? Hindi po ako pwedeng mawala ng trabaho. Kailangan na kailangan kong trabahong to. Pagmamakaawa niya. Ang trabaho lang na ito ang tanging inaasahan niya. Sa katulad niyang mahirap at walang pinag-aralan, swertihan na natanggap siya bilang janitress. Sa panahon ngayon, kahit sa pagiging janitress, kailangan may degree ka na rin pinanghahawakan. Gustuhin ko man natulungan ka, hindi maaari. Dahil baka ako naman ang mawala ng trabaho. Paliwanag ni Brian sa mababa at naaawa na tinig. Buo na ang desisyon ng may-ari na sisantihin ka, kaya sige na. Tapusin mo ng trabaho mo roon dahil ito ng huling araw mo dito. Maya-maya ibibigay ko na rin sa'yo ang huli mong sahot. Kahit anong gawing pagmamakaawa ni Isay kay Brian ay hindi siya nito tinulungan. Kung kaya bagsak ang balikat na lumabas siya sa opisina nito. Maging ang iba niyang mga katrabaho ay labis na nalungkot sa naging desisyon ng management. Ngunit wala rin nagawa ang mga ito sa takot na baka mawalan din sila ng trabaho. Umuwi siya sa kanyang inuupahan na bagsak ang balikat at tila wala sa sarili. Gusto niyang umiyak. Naawa na siya sa kanyang sarili. Wala na siyang trabaho at malapit na naman ang bayaran ng upa. Higit sa lahat ay may Bombay pa na naniningil sa kanya araw-araw. Ano na lamang ang gagawin niya sa buhay niya ngayong wala na siyang trabaho? Kailangan na kailangan niya ng pera. Mag-isa na lamang siya sa buhay dahil nang 15-anyos siya ay lumaya siya mula sa bahay ng mga umampon sa kanya dahil mapang-abuso ang mga ito. Hindi na malaya ni Isay na tumulo na pala ang kanyang mga luha habang iniisip kung ano ang mga maaaring mangyari sa kanya ngayon na wala na siyang trabaho. Pinahid niya ang kanyang luha at kinausap ang sarili. Kaya mo to, Isay. Ikaw pa. Ang galing-galing at ang tapong mo kaya.
Kayang-kaya mo to. Malalagpasan mo rin ang lahat ng to. Masakit ang ulo niya nang magising kinaumagahan. At mas lalong sumakit iyon dahil maaga pa lang ay dumating na ang Bombay na naniningil. Sige na naman oh. Bukas na lang ang hulog ko. Nagkataon na natanggal ako sa trabaho ko kahapon eh. Pakiusap ni Isay sa Bombay. Hindi naman yan pwede, Isay. Tugon ito sa balikong Tagalog. Pero kung talagang wala na ikaw pang bayad, pwede naman ikaw gawin ko ang aking asawa. Che! Bago pa man matapos ng lalaki ang sasabihin, isinara niya ng pintuan sa pagmumukha nito. Sa labis na inis ay kinuha ni Isay ang kanyang wallet, ang 3,000, bago siya muling lumabas at binigay niya sa lalaki. Ayan ang hulog ko pang 1 linggo. Huwag ka na munang magpapakita sa akin, ha? Naririndi ako sa'yo. Sakit mo namang magsalita. Mas masakit pa ang sampal ko kung hindi ka pa aalis. Pagbabanta niya. Sinubukan ni Isay na humanap ng trabaho noong araw na yon. At gabi na siyang bumalik sa kanyang inuupahan. Ngunit sa kasamaang palad ay wala ni isa sa ina-applyan niyang tumanggap sa kanya. Lahat ay kailangan at least high school graduate. Pero elementary lang natapos niya dahil wala siyang sapat na pera. Naku naman, Isay. Kailangan na kailangan din namin ng pera. At pagka-uwi niya pa talaga mula sa paghahanap ng trabaho, ay inabangan siya ng may-ari ng bahay na inuupahan niya para singilin siya ng upa na mas maaga sa inaasahan. Pero manang, di ba next week pa po dapat ibibigay ang upa ko? Oo, pero kailangan ni Arlene ng pera para magparebond. Pasensya na manang, walang-wala po ako ngayon eh. Alam niyo naman pong natanggal ako sa trabaho ko. Ay, hindi ko na problema yon. Maghanap ka ng trabaho at magbalik ka agad at saka ibigay mo sa akin ng pera. Oh, bakit hindi ka humingi ng pera doon sa lalaki na kakotse na naghatid sa'yo nung isang araw? Singit ni Arlene dahil ng panlalakay ng mga mata ni Isay dahil may naalala siya. Oo nga, tama ka. Matutulungan niya ako. Sa labis na saya niya ay talagang niyakap niya pa si Arlene na agad naman siyang tinulak palayo. Huwag po kayo mag-alala manang. Maghahanap agad ako ng trabaho. Agad niyang hinanap sa mga gamit ang calling card na ibinigay sa kanya ni Percival na mabuti na lamang ay naitabi niya. Ilang minuto na nag-ipon ng lakas ng loob si Isay bago nagdesisyon na tawagan ang numero. Habang naghihintay na may sumagot sa tawag, ay palala ng palala ang kaba sa kanyang nararamdaman. Hindi rin naman namalaya ni Isay na malakas pa rin pala ang pagkakakagat niya sa kanyang ibabang labi at halos dumugo na ito. Hello, who's this? Halos tumigil ang pag-inog ng mundo niya nang marinig ang malalim na tinig ni Percival mula sa kabilang linya. Sir Percival, si Isay po to. Oh, yes, Isay. What's wrong? May maitutulong ba ako sa'yo? Tungkol po sana doon sa job offer ninyo. Available pa po ba yun? Well, about that, yes, it's still available. Are you interested? Opo. Nahihiyang tugon niya. Good. I'll send you my address. Pumunta ka rin bukas and we will discuss it there. Nakakalula ang ganda at lawak ng mansyon kung nasaan siya ngayon. Ito ang unang beses ni Isay na makapasok sa ganito kagarang bahay. At sa totoo lamang, pakiramdam niya ay panaginip lamang ito. Sa mahaba at mamahalin na sofa siya nakaupo. At halos hindi na huminga sa takot na baka may mabasag siya. Mabuti na lamang at hindi nahirapan si Isay na hanapin ang bahay ni Percival at agad ding pinapasok siya ng guard nung sabihin niya na pinapunta siya ni Percival sa address na ito. Lumipat ang tingin ni Isay sa binatang pumasok sa living room. Wala itong suot na damit pang taas at tanging itim lang na shorts ang pangibaba. Ang itim nitong buhok ay basang-basa, bagong ligo. Agad na nag-init ang kanyang pisngi at mabilis niyang nilihis ang kanyang tingin upang hindi siya mapatitig sa magandang katawan ng binata. Baka mapagkamalan pa siya nitong manyak. Naupo si Percival sa pang-isahang sofa. Hi. I'm sorry if it took long for me to come out. Kanina ka pa ba dito? Isay shook her head. Hindi naman po, sir. Well then, do you have something that you want to eat or drink? I can have my maids prepare that for you. Wala po, sir. Inabot niya sa binatang isang envelope na kanina niya pahawak. Ito po ang resume ko, sir.
Tinanggap ito ng binata at binasa na kasulat sa kanyang resume. Isay Di Villagracia. 24, single. Tumangutang mo ito. Great. You have a nice record. Your work here isn't that hard. You'll be my personal assistant. You'll have to come with me wherever I go. I will provide anything, food, house, and all the things that you need so you don't have to worry about other things. Ang kailangan mo lang isipin ay ang trabaho mo sa akin. 60,000 pesos will be your first salary. At kapag nagustuhan ko ang trabaho mo, maaari ko pang taasan. 60,000 po? Yes. Mababa ba yun para sa'yo? Naku, hindi po sir. Sobrang laki po nun. Compare naman sa sahod niya bilang janitress doon sa restaurant na 10,000 lang ang isang buwan. Hindi hamak na mas malaki ang sahod niya ngayon dito. Ngumiti naman ang binata. So, do you accept the job? Opo, kailangan po ako maaaring magsimula. You can start today. Sasabihin ko ang driver ko na samahan ka na kunin ang mga gamit mo sa bahay. Will that be okay with you? Opo. Okay then, please take care of me, Isay. Percival smiled so sweetly that it almost took her breath away. His dimples and green eyes are going to be the death of her. Hindi may paliwanag ni Isay ang saya na nararamdaman niya ngayong araw dahil sa wakas ay may trabaho na siya na malaki ang sahod at libre ang lahat. Mababayaran niya na lahat ng mga utang niya at makakapag-ipon na rin siya para sa pag-aaral niya. Tulad ng sinabi ni Percival, sinamahan siya ng personal driver nito na kunin ang gamit niya mula sa inuupahan niya. Nahirapan pa si Isay na makiusap sa may-ari dahil sa biglaan niyang pag-alis, ngunit kalaunan ay pumayag din ito. Konti lang naman ang mga gamit niya sa bahay kung kaya ay iniwan niya lang mga ito sa dati niyang tirahan. So, this will be your room? Ang silid ko ang pinakaunang silid na makikita mo pag akyat mo sa second floor. Pahiyag ni Percival. Malawak ang silid na tinutukoy nito at sa gitna ay mayroong queen-sized bed na itsura pa lang ay malambot na. How is it? Nagustuhan mo ba ang magiging kwarto mo? Itong magiging kwarto ko? Yes. You can sell this room however you want. From now on, this room is yours. Wow! Bulalas niya. I can't believe this. Parang nananaginip lang ako. Mahina naman natawa si Percival dahil sa winika niya. And if you still need anything here, you can always tell me. I'll have my maids prepare it for you. Hindi naman pinansin ni Isay ang sinabi ni Percival dahil labis siyang nabigani sa ganda ng kanyang magiging kwarto. May isang bagay na nakapatong sa bedside table ang umagaw sa atensyon ni Isay. Nilapitan niya ito at sinubukan na hawakan. Hello, my name is Ben. Nice to meet you. Dahil sa labis na gulat nang biglang magsalita ang maliit na robot, napatili siya at niyakap sa binatang nasa likod. Nasubsob niya pa ang kanyang mukha sa matipuno nitong dibdib. Are you okay? At saka lang napagtanto ni Isay kung anong nangyari nang haplusin ng binata ang kanyang likuran upang pakalmahin siya. At nang magtanong ito, agad na lumayo siya sa binata at hindi magawang tingnan ito ng diretso. Pasensya na po sir, kasi naman po biglaan nagsalita yung robot. Sabi niya pa. Percival chuckled with a hint of mischief. It's my fault. I forgot to warn you about them. Dinampot ito ang robot na nagsasalita ng, "To be gentle, don't drop me." Well, this is Ben. He's an alarm clock robot. He's also dual purpose. You can use him to dust off your bed. Lahat ng kwarto dito sa bahay may kanya-kanyang robot na merong iba't ibang pangalan. Hindi pa rin siya makamove on sa alarm na robot. Para bang sandaling umalis ang kaluluwa niya kanina sa kanyang katawan. As much as I want to ruin your tour in this house by myself, may trabaho pa akong kailangan tapusin. Sasabihin ko na lamang si Manang na ilibot kayo rito sa bahay. Ani Percival. May gusto ka bang itanong bago ako umalis? Wala na po, sir. Alright then, maiwan na muna kita. Naiwan siya mag-isa sa kwarto ngunit paglipas ng ilang saglit ay dumating na si Manang Suleng at nilibot siya sa mansyon. Sinabi sa kanya na matanda ang mga bagay na kailangan niyang malaman habang nananatili siya rito sa mansyon.
Mabuti na lamang ang mabait si Manang Soleng at iba pang mga kasambahay kung kaya ay agad niyang nakasundo ang mga ito. Paano ba to? Kanina pa si Isay dito sa loob ng banyo ng kanyang silid at hanggang ngayon ay hindi niyo pa rin ma-figure out kung paano gamitin ang shower. Sa sobrang high-tech ng mga gamit dito sa mansyon ay nahihirapan na siya kung paano ito magagamit. Ay, Diyos ko po! Napatili si Isay nang may mapindot siya sa shower button at lumabas ang tubig kung kaya ay nabasa ang suot niya. Agad niya itong pinatay na nahirapan niya pang gawin dahil hindi niya alam kung paano. Napahilampos siya sa kanyang mukha nang sa wakas ay mapatay niya ang shower. Basang-basa tuloy siya. Pero hindi na bale. At least alam niya na ngayon kung paano ito gamitin. Lumabas siya ng bathroom nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok. It must be Manang Soleng. Nag-request kasi siya kanina rito ng towel dahil walang towel sa kwarto niya. Binuksan niya ang pintuan ng kwarto sabay sabi. Manang, ang bilis naman po. Hindi niya nagawang tapusin ang sasabihin nang makita kung sino ang nasa labas. Hindi si Manang Soleng. Walang iba, kundi si Percival na gulat ang mukha pagkakita sa kanya. Bumaba ang tingin ng binata papunta sa kanyang katawan. Habang nananatiling tulala si Isay, nakita naman ni Isay ang pagtaas-baba ng Adam's apple ni Percival dahil sa mariin na paglunok nito at ang mabilis na pag-iwas nito ng tingin. Tumikim ito bago nagsalita. I'm sorry. Sir, kayo po pala. Hindi pa rin tumitingin sa mukha niyang binata na sumagot. Yes, it's me. May kailangan po ba kayo sa akin, sir? Yes, I have something to tell you. But I'll tell you after you finish taking a shower and get dressed. I must be already bothering you. I have to go first. Nagmamadali na umalis ito sa kanyang harapan habang mabagal naman na bumaba ang tingin ni Isay sa kanyang suot at doon nanlaki ang mga mata ng mapagtantong. Nakasuot lamang siya ng kulay puti at manipis na spaghetti strap dress. Wala siyang suot na bra at nakasuot pa siya ng pink na panty. At dahil nabasa nga ang kanyang suot sa nangyaring dilubyo sa shower kanina, nagiging see-through ang suot na damit. Ang tanga mo talaga kahit kailan, Isay. Paggalit na sabi ni Isay sa sarili. Hindi niya malamang naisip ang suot niya bago binuksan ang pinto. Gusto na lamang ni Isay na magpalamon sa lupa dahil sa labis ng kahihiyan. Oh, iha, bakit pulang-pulang mukha mo? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalala na po na ni Manang Soleng na may dalawang tuwalya para sa kanya. Oh, wala po Manang, salamat po rito. Hindi alam ni Isay kung may mukha pa ba siyang iaharap kay Percival nung matapos na siyang mag-shower at pinatawag siya nito sa office upang makausap. Kagat ang ibabang labi na pumasok si Isay sa opisina ni Percival kung saan naubutan niya ito nakaupo sa office chair at diretsyong nakatitig sa kanya ang berdeng mga mata. Her heart was beating so fast that she could already hear her heartbeat. It's good that you're already dressed up. Pagsisimula pa ng binata kaya mas lalo lang na uminit ang buong mukha niya. Pasensya na po sa nangyari kanina, sir. Mahinang natawa si Percival. It's all right. Please have a seat. Sabay mo inwestara nito ang kamay sa upuan sa harap. Mabagal ang kilos na sinunod niya ito at naupo sa harap ng binata. Nilapit ni Percival sa harap niya ang isang itim na notebook. Nakalagay sa notebook na yan ang lahat ng schedule ko. I asked my secretary to create that for you. Please have a look and study my schedule para hindi ka malito. Tumango si Isay at binuklat ang notebook. Nakapaloob nga roon lahat ng schedule ng binata. Matapos ang konting paalala tungkol sa kanyang magiging trabaho, sinabihan siya ng binata na mag-dinner sa kusina at susunod na lamang ito. Isay, come to daddy! Lumapit si Isay sa harapan ni Percival nang marinig ang kanyang pangalan na tinawag nito. Puno pa ng pagkain ang kanyang bibig. Nagtataka naman na nag-angat ng tingin sa kanya si Percival. Ninunok muna nito ang laman ng bibig bago nagtanong. Tinawag niyo po ako, sir? Mahinang natawa si Percival. No, I'm calling my child. Sabay binuhat nito ang isang Pomeranian na lumapit sa may paanan nito. Si Isay. Mabagal na lamang na napatango si Isay habang nakatitig sa aso. Oo nga pala, kapangalan niyang alaga nitong aso. Tumaas ang tingin niya papunta sa mukha ng binata nang nagsalita ito. Sige na, ituloy mo ng pagkain mo doon.
Papakainin ko na lang muna itong si Isay. Tumayo si Percival habang buhat-buhat ang alagang aso at sinundan naman ito ng tingin ni Isay. Did you miss Daddy a lot, Isay? Huh? Did you miss me a lot? Percival was baby talking to the dog named Isay. Natampal ni Isay ang kanyang noo at dismayado na napailing sa sarili. Bakit ba ang pilis ng tibok ng puso niya ngayon at nagiinit pa ang pisngi niya? At ilang beses niya bang napahiya ang sarili niya sa harap ng binata ngayong araw na to? Kinakabahan na tuloy siya sa mga susunod pang araw, baka lamunin na talaga siya ng lupa dahil sa hiya. Hindi naman nakatulog na maayos si Isay noong unang gabi niya sa mansyon. Siguro dahil namamahay pa siya dito o dahil sa kanyang kamang kinahihigaan na masyadong malambot at hindi sanay ang kanyang katawan. Pero kahit na wala siyang maayos sa tulog ay fresh pa rin naman ang kanyang itsura. Siguro dahil stress-free na siya. Isay anak, pwede mo bang ihatid itong almusal ni Sir Percival sa kanyang silid? Pakiusap sa kanya ni Manang Suling na makasalubong niya ito. Opo, sabay tanggap niya sa tray. Maraming salamat anak. May iba pa kasi akong ginagawa sa kusina. O siya, ikaw na munang bahala riyan. Ilang beses na kumatok si Isay sa pinto ng kwarto ni Percival, ngunit walang sumasagot. Sa isip niya ay siguro tulog pa ang binata o nasa loob ito ng banyo. Kaya pinihit niya pa bukas ang pinto at pumasok sa loob. Naabutan niya si Percival na natutulog pa at nakadapa sa kama. Wala itong damit pang itaas at ang ibabang parte ay natatabunan ng makapal na kumot. Lumapit siya sa bed and bench at nilapag doon ang dala niyang tray. Lumapit din siya sa tabi ng binata upang gisingin ito. Ngunit bigla itong tumihaya ng higa dahilan para maalis ang kumot na nakatabon sa pangibabang parte ng katawan nito. Isay's eyes widened because Percival was naked. Kitang-kita niyang kaluluwa ng binata. Impit siyang tumili ngunit hindi niya magawang kumilos mula sa kinatatayuan. Dahan-dahan naman na nagmulat si Percival ng mga mata nang maramdaman niya na may ibang tao sa kanyang silid. Nang makita ang dalagang si Isay na nakatayo sa tabi ng kanyang kama at nakapikit ang mata, napabalikwa siya ng bangon. Sa labis na pagkagulat, nahulog pa siya mula sa kanyang kama. Shh! Mariing na pamura si Percival at nakahawak sa balakang na tumayo. Bumaling ang tingin ni Percival kay Isay na ngayon ay parang naging statue na habang nakatitig sa kanya. Halos hindi ito kumurap, magkahalong takot at gulat. Nag-aalala si Percival para sa dalaga dahil baka hindi ito bumalik sa sarili kaya hinawakan niya ang magkabilang balikat ng dalaga at saka ni Yug-Yug ito. Earth ito, Isay! Naramdaman ni Isay ang pagyug-yug sa kanya ng binata at doon lamang bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Bumaba ang tingin niya sa katawan nito at napaatras siya sa gulat nang mapatingin doon sa sandata ng binata. Nabangga pa siya sa bedside table dahilan para mawalan siya ng balanse. Nahapit ng binata ang kanyang bewang upang sana ay huwag siyang matumba ngunit maging ito ay nawala ng balanse kaya sabay silang natumba. Nanlaki mga mata ni Isay kasing init ng baga ang kanyang pisngi at tila kabayong kumakandirit ang kanyang dibdib habang nakatitig sa binata na ngayon ay nakapatong sa kanya. Nasa ilalim siya nito at sadyang napaka-awkward ng kanilang posisyon. Ramdam pa ni Isay ang pagkalalaki nito na tumatama sa kanyang hita. Are you okay? Tanong sa kanya ni Percival. His hot breath fanning her face. Hindi agad magawang makasagot ni Isay at nakatitig lamang siya sa binata. Percival! Isay! Pareho silang napatingin kay Manang Suleng na pumasok sa kwarto. Nang makita ang kanilang posisyon, ay natigilan at nabitawan pa ang hawak na baso ng tubig. Diyos mio! Pasensya na! Hindi ko sinasadyang maabala ang inyong ginagawang kababalaghan. Gulat na sambit ni Manang Suleng. Nagkatinginan si Isay at Percival. Parehong gulat. Mabilis na tumayo si Percival at nagpaliwanag. Nagkakamali po kayo ng iniisip, Nay. Tumayo rin si Isay at inayos ang kanyang damit. Hindi po kami gumagawa ng kababalaghan, Manang. Natawa si Manang Suleng sa itsura nilang dalawa. Pareho silang parang kamatis. Pasensya na sa abala. Hindi ko naman naisip na sa sobrang aga, yun ang gagawin ninyo. Ay naku, mga kabataan nga naman ngayon. Napakaraming energy pagdating sa ganong gawain.
Si Percival nang mapagtantong hubot-hubad pa rin pala siya ay agad na nagtago sa likuran ni Isay at ginawang panakip ang katawan ng dalaga. Halos hindi naman makahinga ng maayos si Isay sa sobrang tense. Mahinang natawa muli si Manang Saleng. Osha, maiwan ko na muna kayo. Mamaya ko na lang liligpitin tong mga nabasag pag tapos na kayo sa inyong ginagawa. Pero Manang, mali po talaga kayo ng inaakala. Hindi na nagawang makapagpaliwanag ng dalawa kay Manang Saleng dahil tuluyan na itong lumabas ng silid habang napapailing pa rin. With wide, surprised eyes, Isay turned to face Percival. Anong gagawin natin? I'll explain everything to her later. But right now, pwede bang tumalikod ka muna? Bumaba muli ang mata ni Isay sa katawan ni Percival. At nang maalala ang dahilan kung bakit siya pinapatalikod, ay agad na sinunod niya ang sinabi nito. Mabilis naman ang kilos na dinampot ni Percival ang kumot at pinulupot ito sa pangibabang parte ng katawan niya at sakay nagpaalam sa dalaga na magsa-shower lang. Sir, lalabas na po ako. Nandito na po sa bench ang inyong almusal. Rinig ni Percival ang boses ng dalaga habang nasa ilalim siya ng malamig na tubig. Hindi sinagot ni Percival ang dalaga at pinikit na lamang ang kanyang mga mata. Hindi niya maalis sa isip ang posisyon na lang dalawa ng dalaga kanina. It was damn erotic. I'm sorry about earlier. Pagsisimula ni Percival sa usapan habang nasa loob sila ng sasakyan patungo sa opisina nito. It's just that I'm used to sleeping naked, so... Bagaman nahihiya pa rin ay umaktong normal si Isay na parabang baliwala lang ang nangyari kanina. Ayos lang po yun, sir. Kasalanan ko rin naman pong nangyari kasi pumasok ako sa silid ninyo na walang permiso ninyo. Akala ko po kasi gising na kayo at naliligo sa banyo. And it was indeed my fault. I overslept. By the way, how was your first night? Did you sleep well? Hindi po. Siguro'y dahil namamahay pa ako. Pag-amin niya. I see. Pong akala ni Isay noong hindi pa siya nagtatrabaho kay Percival na malabong makapasok siya sa isang matayog at pamahaling hotel na kung saan madalas na pumunta ang mga mayayamang tao. Ngunit ngayon ay nasa loob na siya nito. Kaya pakiramdam ngayon ni Isay ay pwede na siyang mamatay dahil nagawa niya ng bagay na para sa kanya ay imposible lang noon. Richard, this is my new personal assistant, Isay de Villagracia. She will be with me 24/7. Pagpapakilala sa kanya ni Percival doon sa lalaking nakasuot ng suit. And Isay, this is Richard, my secretary. Nice to meet you, Isay. Mabait na bati ni Richard sa kanya. You can act less formal with me. Masaya rin ako makilala ka, Richard. Sabay tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Tumikim naman si Percival kaya pareho sila ni Richard na napatingin dito. Percival was leaning against his table, arms crossed against his chest, at seryoso nakatitig sa kanila. Binitawan ni Richard ang kamay niya na hawak at saka tumuwid ng tayo at bahagyang inayos ang suot. Well then, I still have work to do. Maiwan ko na muna kayo. Paalam ni Richard at nagmamadali na lumabas ang opisina. Nagtataka naman na sinundan nito ng tingin ni Isay. Ibinalik ang tingin kay Percival at tiniasan ito ng kilay. Nagkipit-balikat lang si Percival sa kanya. Hindi naman gaanong nahirapan si Isay na mag-adjust sa bago niyang trabaho. Sa mahigit isang linggo niya na pagiging PA ni Percival ay mabilis na natutunan niya ang mga kailangan niyang gawin bilang PA nito, tulad ng pakikipagsalamuha sa mga mayayamang tao at marami pang iba. Mabait na boss si Percival. Hindi ito nagagalit sa kanya kahit may mali siyang nagawa. Ayon sa binata ay natural lang na magkamali siya dahil bago pa lamang siya sa trabaho at higit sa lahat, marami pa siyang mga kailangang matutunan. Isay! Isay! Anong ginagawa mo riyan? Mabilis na hinubad ni Isay ang suot na tsinelas nang makita ang alagang aso ni Percival na nasa pool at tila nalulunod. Kahit hindi siya marunong lumangoy ay walang pagdadalawang isip na tumalon siya sa pool upang mailigtas si Isay. Kaya ganoon na lamang ang pagkadismaya niya na makitang lumalangoy na ang aso papunta sa gilid at saka umahon at siya naman ito ngayong nalulunod. Tulong! Tulong! Malakas siyang sigaw dahil hindi siya makahinga.
palubog na siya sa pool. Pakiramdam tuloy ni Isay ay ito na ang kanyang magiging katapusan. Narinig niya may bumagsak sa tubig. Sunod ay nakaramdam siya ng braso na pumulupot sa kanyang bewang at iniangat siya. Sa labi sa takot, ang ginawa ni Isay ay pinulupot niya ang kanyang binte sa bewang nung tumulong sa kanya at braso naman sa leeg nito. Ang kanyang mukha ay nakasiksik din sa gilid ng leeg nito. Ayos ka lang ba, Isay? Boses iyan ni Percival. Sa halip na sumagot ay niyakap niya pa ito ng mahigpit. Akala ko mamamatay na ako. Iyak niya sa leeg nito. Shhh! Hinagod ng binata ang kanyang likuran upang patahanin siya. It's okay, you're safe now. Pagikbi lamang itinugon niya at humigpit ang yakap niya sa binata. Daig niya pa ang kuwala. Eh bakit kasi tumalong ka sa pool gayong hindi ka naman pala marunong lumangoy? Tanong nito. Sinubukan kong iligtas si Isay. Akala ko kasi nalulunod siya. Isay knows how to swim. I hired a trainer to train her to swim. Paliwanag ng binata at nakaramdam si Isay ng pagkaknahiya dahil sa mas magaling pang lumangoy kesa sa kanyang tukayo niyang aso. Hindi ko naman alam. And Isay, ano? Hindi malalim ang pool. Nagtatakang nilayo niya ang kanyang mukha mula sa leeg ng binata at sinalubong ang berde nitong mga mata. Ha? Huh? See it? Dahan-dahan na kinalas ni Isay ang kanyang pagkakayakap kay Percival at nilapat niya ang paa sa sahig ng pool at nag-init ang pisngi dahil hindi nga naman iyon malalim. Hanggang balikat lang ang lalim at hanggang torso naman para kay Percival. Mahinang natawa si Percival. See? Isay blushed deeply, biting her lips. She couldn't fathom why she had acted as if she were in a normal peril earlier. Given that the pool was not that deep, and she could easily stand up. Mabuti pang umahon na tayo, baka nilalamig ka na. Masyado pang maaga para mag-swimming. Gumingising-ngising sinabi ng binata. Nahihiya naman na sumunod si Isay kay Percival na binabantayan pa siya dahil baka raw malunod ulit siya. It was embarrassing, alright. Wala na siyang mukhang ihaharap sa binata. After all the embarrassing moments Isay had with Percival, she has been acting extra cautious the following day. Ngunit sadyang kahit anong gawin niya, kakambal niya talaga siguro ang kahihiyan dahil kahit anong gawing iwas, patuloy siya nitong sinusundan. Tulad na lamang ngayon, natapon niya ang isang tasa ng kape na tinimpla niya para sa binata, dahilan upang mabasa ang suot niyang damit. Are you okay, Isay? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Percival. Mainit ang kape dahil bagong timpla lamang iyon, kaya pakiramdam ni Isay ay napaso ang kanyang dibdib. Maging ang kanyang kamay na natapunan din ang kape. Kumuha si Percival ng tissue at tinulungan siyang punasan ang kanyang nabasang damit. That must hurt! Tinitigan ni Isay ang mukha ng binata habang seryosong pinupunasan ang kanyang damit gamit ang tissue. Saktong nasa ganoon silang posisyon nang bumukas ang pintuan ng opisina ni Percival at bumunga doon ang isang babae na nalaglag ang panga sa nasaksihan. From the woman's perspective, their position was different, as if Percival was undressing Isay, which is why something else entered the woman's mind. Nalaglag ng babae ang hawak na files na naglikha ng ingay, kaya parehong napalingan sina Percival at Isay sa babae. Naitulak ni Isay si Percival ng malakas palayo sa kanya, kaya mas lalong iniisip ng babae na tama ang kung anumang kahalayan ang nasa isip niya. I am very sorry, sir. I didn't mean to interrupt you. Yumuko ang babae at nagpaalam, at saka mabilis na naglakad paalis. Naiwan si Isay at si Percival na parehong nagtataka sa inasal ng babae. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang ito. May damit na ibinigay si Percival kay Isay at sinabihan niya ng binata na magpalit sa banyo. Sinabi rin ito na may first aid kit sa cabinet ng banyo at gamutin ang napaso sa kanyang dibdib. Kasalukuyang ginagamot ni Percival ang kanyang kamay na natapunan din ng kape. Pareho silang nakaupo sa mahabang couch. Seryoso at maingat ang paggamot ni Percival sa kanyang napaso, habang si Isay naman na hindi mapigilan ang hindi mapatitig sa binata habang mabilis ang pag-aarangkada ng bagay sa kanyang dibdib. Bagaman hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo, hindi naman manhid si Isay para hindi malaman kung anong nararamdaman niya para sa binata.
Sa ikli ng panahon nilang magkasama ay nahulog na ang loob niya dito. Ngunit batid ni Isay na ang kanyang nararamdaman para sa binata ay hindi maaari. Kung kaya ay pinigilan niya na mas lumalim ang kanyang nararamdaman. Ang totoo ay nais niya itong mawala dahil batid niyang masasaktan lamang siya sa huli. Loving Percival was something that Isay didn't want to pursue. Sa paglipas pa ng mga araw ay mas naging malapit silang dalawa ni Percival sa isa't isa. Madalas silang magkasama. Kabisado na ni Isay ang boss niya. Ganon din si Percival. Percival is always sweet and caring. That sometimes made her hope that maybe he would like her too. Habang naghahanda si Isay ng kape para kay Percival, hindi nakatakas sa paningin ni Percival ang mga pasanang dalaga nitong nakaraang araw na konti pa lamang at hindi pa ganon ka-dark. What happened to your bruise? Tinignan ni Isay ang mga pasa niya. Ah, nabangga lamang po kanina. That hard? Your bruises are dark. Opo, ganun po talaga tuwing nagkakapasa ako. Mas dark. Tumango naman si Percival at hindi na muling nagtanong dahil mukhang nagsasabi naman ng totoo ang dalaga. Isa pa, nasa poder niya ito at madalas silang magkasama kaya imposible na hindi niya alam ang mga nangyayari dito. Malakas ang ulan sa labas na lumabas si Isay mula sa banyo at kakatapos niya lang na maligo. Nasa out of town sila ngayon ni Percival. Kanina lamang sila dumating sa hotel at nagkaroon pa ng problema sa nareserve nilang room. Turns out na nagkamali ang staff na nakausap ni Richard at isang room lang na reserve nito para sa kanila. Kaya sa iisang silid sila kailangang matulog ni Percival. Mabuti na lamang at dalawang kama pero kinakabahan pa rin siya. Ito ang unang beses na matutulog si Isay na may kasamang lalaki sa iisang silid. She don't know what to feel. Napakunot ang noon ni Isay na makita si Percival na ang galaw ay parang binabangungot. Lumapit siya sa tabi ng binata para gisingin ito. Sir, gumising po kayo. At tanging pag-ungo lamang ang tinugon nito. Hinawakan niya ang mukha ng binata at mas nag-alala dahil mainit ito. Sinubukan niya ulit itong gisingin pero hinawakan ng mahigpit ng binata ang kanyang kamay habang panay pa rin ang galaw. Nay, huwag niyo po akong iwan, Nay. Bumalik po kayo rito. Huwag niyo akong iwan. Puno ng sakit ang boses ng binata at nadudurog ang puso ni Isay habang nakatitig dito. Lalo na nang may butil ng luha ang tumulo sa mata ng binata habang nagmamakaawa pa rin itong huwag iwan. It'll be okay. Don't worry, I'm here. Hindi kita iiwan. Ayaw pa rin kumalma ng binata at hindi niya ito magising. Kaya ang ginawa ni Isay, nahiga siya sa tabi nito at niyakap ito. It's alright. Everything will be fine. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hinaplos niya ang buhok nito hanggang sa tuluyan itong kumalma. Hindi na malaya ni Isay na maging siya ay nakatulog na rin pala sa tabi nito. Percival woke up in a warm and comfortable position. His blanket is warm, but this one feels more warm and comfortable. Nag-angat ang tingin si Percival at nagulat nang makita ang natutulog na dalaga sa tabi habang yakap-yakap siya. So, that's why the bed feels more warm. She looked so adorable while sleeping, and her pouty lips were tempting him to kiss her. Wala sa sariling napangiti si Percival, bago inabot ng kamay ang matangos at maliliit na ilong ng dalaga na agad na nagmulat ng mata at napabalikwas ng bangon nang makita ang gising na siya. Pinunasan ng dalaga ang gilid ng labi. Naupo na rin si Percival sa kama. I'm very sorry, sir. Nagkaroon po kasi kayo ng masamang panaginip kanina at kahit anong gawin ko, hindi po kayo magising. Ang yakapin kayo ay ang tangi kong naisip para mapakalma kayo. Paliwanag nito. And yes, he dreamt of it again. The thought of his dream already made him feel tired. It's okay. Thank you for your concern. Pinagmasdan ni Isay na bumaba si Percival mula sa kama at lumabas sa balkonahe. Tumigil ng pag-ulan, ngunit sunod-sunod pa rin ang kidlat. Bumaba na rin si Isay sa kama at sinunda ng binata. Tumayo siya sa tabi nito at nagtanong. Maayos na po bang pakiramdam niya, sir? May lagnat pa po kayo kanina. Yes, I think I'm good. Humarap ito sa kanya. You can check it yourself if you want. Mas lumapit siya kay Percival at sabay inabot ang kanyang kamay sa noon ito. Mabuti na lang at wala na itong lagnat.
Bago pa man maibaba ni Isay ang kamay ay nahuli na ang binata ang mata niya. Ilang segundo silang nagkatitigan at si Percival ang unang umiwas. Lumayo ito sa kanya at saka humawak sa railings at tumanaw sa malayo. "You must be wondering what kind of dream I had, right?" She wouldn't deny it. She was so curious about what kind of dream he had that made him cry. "I dreamt about my mother." "Your mother?" "I dreamt of the day I wish I could forget forever. It was the day she left me, after making me a promise." Isay remained silent while waiting for his next words. "I'm an orphan," pagkukwento ng binata. "I was in the orphanage until 9. I was 6 when my biological mother left me in the orphanage. Ang paalam niya lang sa akin noon ay bibili siya ng handa ko para sa aking kaarawan. She left me there on the day of my birthday. I waited for her day and night in the same spot where she left me. I was hoping she would return, just like she promised. But that didn't happen. Hindi niya na ako binalikan." Puno ng sakit at pagkamuhi ang tono ng boses ni Percival habang nagkukwento. "I used to dread the approach of my birthday, for it served as a painful reminder of my mother's departure. However, paradoxically, I also anticipated it with a glimmer of hope, yearning for possibility that she might return at kukunin niya ako ulit. Kahit nagkaroon na ako ng mga kaibigan sa bahay ang punan ay umaasa pa rin akong magbabalik siya. Dahil kahit anong mangyari, basta balikan niya lang ako ay sasama ako sa kanya. Until one day, on the same day as on my 9th birthday, may mag-asawa na hindi binayayaan ang anak ang umumpan sa akin. Their arrival made me forget all the painful memories I had with my real mother. They treated me as their own. Minahal nila ako na parang tunay na anak. Pinag-aral at binihisa nila ako. They gave me everything I could ask for. My 9th birthday was the only birthday I treasured. I felt like I was reborn that day and found a new family with my dad and mom. Mom and dad were my savior. But sometimes, whenever I dreamt about the day my biological mother left me, hindi ko maiwasan na mapaisip na kung siguro hindi ako pinaampo ng aking totoong ina, matututunan niya rin kaya akong mahalin sa paglipas ng panahon. Noong nawala ako sa bahay ampunan kung saan niya ako iniwan, bumalik kaya siya? Hinanap niya kaya ako? Nagsisi kaya siya sa ginawa niyang pang-iiwan sa akin noon? Isay didn't even notice that she was already tearing up while listening to Percival's story. Akala niya ay masaya ang buhay ng binata dahil mayaman ito. Ngunit dahil sa isinawalat nito, ay naisip niyang malungkot din pala ito. Hindi niya pa rin lubos akalain na pareho lang pala ang kwento ng buhay nilang dalawa. As an orphan herself, her memories of life in the orphanage were marred by the distressing reality she faced. She had to grapple with the relentless torment of bullies throughout her stay. Maging tagapangalaga nila noon ay may galit sa kanya na minsan ay hindi rin siya pinapakain. That she was forced to steal foods to survive. "Alam mo ba kung anong ginawa mo, ha? Batid mo ba nakasalanan ng magnakaw?" Malakas at galit na sigaw ng matandang tagapangalaga sa mga bata nang mahuli siyang nagnakaw ng tinapay. Nagugutom lamang po ako. Natatakot na paliwanag ng 6 na taong gulang na si Isay. "Abay! At talagang marunong ka nang sumagot, ha? Ilagay mong kamay mo sa lamesa." Bagaman natatakot ay sinunod ni Isay ang utos ng matanda. Ipinikit niya na lamang ang kanyang mata nang tumama sa kanyang kamay ang pamalo nito. It was painful, and all she could do was cry and beg for mercy. "Huwag po! Tama na po! Hindi ko na po uulitin ang ginawa ko! Tama na po! Maawa po kayo sa akin!" Ngunit sadyang masyadong matigas ang puso ng matanda, mas lalo lamang na nilakasan ang bawat paghampas ng stick sa kanyang kamay. Tumingin si Isay sa pinto ng kusina. May nakita siyang batang lalaki na nagtatago sa hamba at sumisilip. Puno ng pagmamakaawang mukha nito at parang naiiyak na parang sa kanya. Noong may dumating na madre, tumakbo ng mabilis paalis ang batang lalaki.
At sa wakas ay tinigilan na rin ang pananakit sa kanya. Pinagsabihan ng madre ang matandang nanakit, maging si Isay nang malamang nagnanakaw siya ng tinapay. Bilang parusa ay ikinulong siya ng mga ito sa isang silid na kung saan ang liwanag lamang ng buwan ang pinagkukunan ng liwanag. Takot na takot si Isay, kumakalampa ang kanyang sikmura. Hindi niya namang gustong magnakaw. Alam naman ni Isay na mali ang ginagawa niya, ngunit wala siyang ibang choice. Gutom na gutom siya dahil hindi pa siya pinapakain ng mga tagapangalaga. Ibinibigay nila ang maraming pagkain sa mga paborito ng mga itong bata, kung kaya ay walang natira para kay Isay. Psst! Bata! Hinanap niya kung saan nanggaling ang boses na kanyang narinig. May nakita siyang bata na nakasilip sa maliit na bintana ng silid. Sinenyasan siya ng batang lalaki na lumapit doon. Lumingon-lingon muna si Isay sa paligid upang masiguro na walang ibang tao na maaaring makakita sa kanya. Bakit? May dala kong tinapay para sa'yo. Kinuha ko tumula ron sa pantry. Pinasok ng batang lalaki ang kamay sa pagitan ng steel bar. Eto, kunin mo para may pagkain ka. Kumuha ka ng hindi nagpaalam? Oo. Pero baka ikaw naman ang maparusahan nila. Huwag mo nang isipin yon. Kunin mo na lang to at kainin. Batid ko na hindi ka pa kumakain. Nagdadalawang isip na tinanggap niya ang tinapay. Pasensya na kung yan lang ang naibigay ko sa'yo. Yan lang kasi ang tayo nakuha ko kanina. Salamat. Sige na, kumain ka na. Aalis na ako. Mabilis na umuklo ang batang lalaki upang magtago nang may marinig silang mga yapak. Tinago naman ni Isay ang tinapay sa kanyang likuran at hinintay na bumukas ang pinto ng silid kung saan siya ikinulong. Anong ginagawa mo riyan? Istrikto na tanong sa kanya ng matandang babae. Tinitignan ko lamang po ang buwan sa labas. Maturog ka na at magpakabait. Magdasal ka rin na may maawa sa'yo upang makakain ka bukas. O ito, tubig para sa'yo. May inilapag na baso ng tubig ang babae bago umalis. Nang masiguro ni Isay na nakaalis ang matanda ay kinain niyang tinapay mula sa batang lalaki, kaya kahit papaano ay naibsan ang kanyang gutom. Mabuti na lamang din at may tubig na dinala para sa kanyang matanda. Kinabukasan pagsikat ng araw ay bumukas ang pinto ng silid kung saan siya nakakulong. Pinalabas siya ng gwardiya na nagbukas ang pinto at sinabi na tumulong siya sa gawain sa hardin. Mabilis na sumunod si Isay sa gwardiya at kahit wala pa siyang almusal, gusto niyang makita ang batang lalaki na nagbigay sa kanya ng tinapay kagabi para magpasalamat sana ulit dito. Ngunit hindi niya ito nakita hanggang sa sumapit ng tanghalian. Nagpasalamat si Isay na napakinggan ang dasal niya kagabi pero natulog at binigyan sila ngayon ng sapat na pagkain kung kaya ay hindi nila kailangan mag-agawan. Ibig sabihin ay may pagkain siya ngayong araw. Gabi na at maliwanag na ang sikat ng buwan nang naisipan ni Isay na tumakas mula sa mga nagbabantay sa kanila. Mula sa malayo ay may natanaw siyang isang bata na nakaupo sa ilalim ng malaking punong kahoy at nakatanaw sa matayog na gate ng bahay ampunan. Nagtataka na nilapitan ito ni Isay. Kuya? Tiningnan siya ng batang lalaki. Napangiti naman si Isay nang makita ang batang lalaki na iyon ang nagbigay sa kanya ng tinapay kagabi. Gabi na, bakit nasa labas ka pa? Hindi ako makatulog. Naupo siya sa malaking ugat ng puno sa tabi nito. Ikaw kuya, bakit nandito ka? Hinihintay ko ang nanay ko. Nangako siya sa akin noon na dito niya ako babalikan. Ilang taon ka na rito kuya? 3 taon. Sa tingin mo'y babalikan ka pa rin ba ng nanay mo kayo ang tagal na ng panahon simula nang iwan ka niya? Oo naman. Yun ang pinangako niya sa akin bago niya ako iwan. Ikaw ba, ilang taon ka na rito? Ilang buwan pa lamang ako dito. Nasaan ang mga magulang mo? Namayapa ng aking mga magulang dahil sa isang aksidente. Kung ganun ay pinagdarasal ko na sana ay may mabuting puso na umampon sa'yo para hindi ka na magtagal dito. Numiti ito sa kanya. Matagal silang nag-usap ng batang lalaki. Kwento niya dito na madalas siyang hindi nakakakain at lagi pa siyang inaaway ng ibang mga bata. Nangako naman ito sa kanya na ipagtatanggol siya nito sa lahat ng mga nang-aaway sa kanya. Mula ng gabing yon, ay tinawag ni Isay na Kuya Hero ang batang lalaki.
Araw-araw ay nagkukubli ang batang lalaki ng tinapay na ibinibigay nito sa kanya dahil batid nito na wala siyang pagkain. Naging dependent si Isay sa batang lalaki. Pakiramdam niya, ito lang ang natatanging kakampi niya sa loob ng bahay ampunan. Hanggang sa isang araw, nagkasakit siya ng malubha at nung gumaling siya, nalaman niyang may mag-asawang kumuha na sa batang lalaki. Labis na nalungkot si Isay sa kanyang nalaman dahil ang nag-iisa niyang kakampi ay iniwan na rin siya. Gabi-gabi siyang naghihintay sa ilalim ng malaking puno na bumalik ito hanggang sa may mag-asawa na rin umampon sa kanya at nawala na nga ng pag-asa si Isay na makikita niya pang muli ang batang lalaki. Ilan lamang ang mga iyon sa naaalala ni Isay tungkol sa batang lalaki na nakilala niya sa bahay ampunan. Para kay Isay, kahit naging madamot sa kanyang mundo, nung makilala niya ang batang lalaki ay isa sa pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay na ipinagpapasalamat niya. Hanggang ngayon ay walang balita si Isay tungkol sa batang lalaki. Ngunit kung bibigyan naman siya ng pagkakataon, gusto pa rin na makita muli ni Isay ang batang lalaking merong kasing berde ng bagong sibol na dahon ang mata. "Are you sure, Isay?" tanong sa kanya ni Percival na makitang lumuha siya. Mabilis na pinahid niya ang kanyang luha at umiling. "Opo, may naisip lang ako." "Malamig na, mabuti pang pumasok ka na sa loob at magpahinga. Maaga pa tayo bukas." Ngayon ang araw ng summit. Nakaupo si Isay sa harap ng salamin at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi niya lubos akalain na refleksyon niya itong nasa kanyang harapan. She looked different. Who would have thought that she could be this gorgeous? Akala niya noon ay todo na ang gandang meron siya, ngunit mas may ito todo pa pala. Isay was wearing a black bodycon dress that Percival gave her and told her to wear. The dress was covered in a sparkling sequins. A thin strap held it, so her cleavage was exposed. The dress was form-fitting and accentuated her curves, while her natural brown hair was styled in a half ponytail. The bottom half of her hair was left loose, hanging down my back. She had some bangs that were left out in front, framing her face. May mga accessories din nakasama ng dress na pinasuot sa kanya. It was a set of diamond earrings, a necklace, a bracelet, and a ring, na ang halaga'y mas mahal pa sa buhay niya. Nakarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ng silid kung nasaan siya. Sunod ay ang malalim na boses ni Percival. "Isay, are you done? The driver's already here." Mariing lumunok ng laway si Isay bago tumayo at lumakad papunta sa pinto. Kinakabahan na binuksan niyang pintuan at ngumiti sa binata na nasa labas. Hindi naman maintindihan ni Isay kung anong klase ng reaksyon ang meron sa mukha ng binata. Nakatulala pa ito sa kanya na para bang may nakita itong kakaiba. Lumipas ang ilang segundo at nanatili itong nakatulala sa kanya, kaya mas lalo na lang nag-init ang kanyang pisngi. Iniisip niya tuloy na mukha siyang kakatuwa dahil sa kanyang suot at hindi ito bumagay sa kanya. "Sir?" Nauutal niyang pagtawag sa binata. Kumurap ito bago iniwas ang tingin. Percival cleared his throat before asking. "You're done?" Nasinagot niya naman ang mahinang. "Opo." "Let's go then. Nasa baba ng driver natin." Isay was actually expecting him to say something about her looks. So when he didn't comment, she was disappointed. Sinundan niya ang binata hanggang sa elevator. Hinantay nito na mauna siyang makapasok sa loob bago sumunod. Inside the elevator, Isay was feeling even more nervous. Mabilis ang pag-arangkada ng bagay sa kanyang dibdib, lalo na't konting galaw ay magdidikit ang katawan nila ni Percival. Amoy na amoy niya pa ang mabangong amoy nito. Isay glanced at him and bit her lower lip. Percival looked so handsome in his black suit. Oo, araw-araw naman na gwapo ang binata kahit walang okasyon. Ngunit sadyang may kakaiba sa dating nito ngayon. He looked hotter and more handsome. Hindi naman namalayan ni Isay na nakatulala na pala siya sa binata. Kaya noong bumaling ito sa kanya at gumiti, hindi niya na nagawang makaiwas ang tingin. "Nervous?" tanong ni Percival. Mabagal na tumango si Isay. "Opo." At ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay mas bumilis nang kunin ng binata ang kanyang kamay at pinagsiklop ito. "Don't be. I'll be right here." Halos malaglag na ang puso niya sa kabat-kilig.
Pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa at ang binatang kasama ay prinsipe nung sa isang limousine sila sumakay papunta sa venue ng summit. Sa loob ng sasakyan ay hawak pa rin ni Percival ang kanyang kamay na parabang ayaw na nitong bitawan. O siguro sadyang ramdam lang ng binata na kinakabahan siya. Whatever his reason for holding her hand was, it no longer matters. As long as he was holding her hand, it helped ease all the worries she had. Pagpasok nila sa loob ng venue, agad na sinalubong sila ng mga media at pinaulanan sila ng samot-saring tanong. Mas lalo pa silang nagkagulo dahil ito raw ang unang beses na dumating si Percival sa ganitong event na mayroong kasamang babae. The flashing of cameras hurt her eyes. Percival noticed this, so he held her hand and squeezed it to comfort her. That action didn't go unnoticed by the media, which keeps asking questions that they don't answer. Percival Velasquez, we're glad to see you. May isang lalaki na lumapit kay Percival at nakipagkamay. The man also smiled at Isay. Do you mind if you come with us? My friends right there wanted to talk to you. Hindi nagawang tanggihan ni Percival ang pakiusap ng lalaki kung kaya ay naiwan na mag-isa si Isay sa kanilang table. Hindi naman mapakali ang mata ni Isay habang nakaupo. Ang lahat ng mga dumaloy halatang mayayaman. Pakiramdam niya hindi siya belong sa ganitong lugar. Napatayo siya sa gulat nang bigla na lamang siyang kinuyog ng mga taga-media at tinanong ng mga bagay na hindi niya alam kung paano sasagutin. Ikaw bang secret girlfriend ni Percival Velasquez? Ikaw bang nakatakdang ipakasal sa anak ng mga Velasquez? Paano kayong dalawa nagkakilala? Ano sa tingin mo mga plano ni Percival Velasquez upang siya ipiliin ni Don Pancho na bagong president ng Velasquez Group? Hindi alam ni Isay kung ano ang kanyang isasagot. Ilang taon na kayong magkasintahan ni Percival Velasquez? Eh, hindi niya ako girlfriend. I'm his personal. Hindi na nagawang tapusin ni Isay ang sasabihin ang may kamay na pumulupot sa kanyang bewang. Gulat naman na tiningnan niya ang nagmamayari ng kamay na yon na seryosong sumagot sa mga media. Yes, she's my girlfriend. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Percival. She's Isay de Villagracia. Gulantang si Isay sa sinabi ni Percival. Nagkagulo lalo ang media maging ang ibang mga bisita dahil sa sinabi ni Percival. Maraming nagtanong sa kanila, ngunit hindi nila ito sinagot. Nagpatianod lamang si Isay kung saan siya dadalhin ng binata. Bakit sinabi mo sa kanila na girlfriend mo ko? Percival looked at her and then he leaned to whisper. Just go with the flow. Naguguluhan man ay sinunod niya ang sinabi ng binata. Nagpanggap siya na kasintahan nito nang may mga lumapit sa kanila upang makipag-usap. None of us were expecting that you'd be bringing your girlfriend tonight. It was a surprise. Magaling kang magtago, Percival. Been gatekeeping her. Don't wanna let anyone steal her from me. Sakay pa ni Percival sa biro ng mga ito habang ang kamay nakapulupot pa rin sa kanyang bewang. Habang hindi naman alam ni Isay ang kanyang gagawin o sasabihin, kaya ngumiti na lamang siya sa mga ito. It was indeed a surprise. Nagsalita ang isang gwapong lalaking naglalakad palapit na may kasamang isang magandang babae. Who would have thought that the picky Percival Velasquez has a girlfriend? Tumayo ito sa harap ni Isay. Ang babaeng kasama nito ay tinitignan siya mula ulo hanggang paa at saka napangisi. I'm his cousin. Sebastian Velasquez, a real Velasquez. Unlike someone out there who's just pretending to be a Velasquez. Ngumiti sa kanya si Sebastian. Saan bansa ka nang galing at ngayon ka lamang pinakilala ng pinsan ko? Isay de Villagracia? It's none of your business, Sebastian, sabi ni Percival. And why not? Gusto ko lang naman mas makilala ang nobya mo dahil ngayon mo lamang siya hinarap sa publiko. I almost think that you're embarrassed that she's your girlfriend. Kung ano man ang dahilan ko, at hindi ko agad siya pinakilala, ilabas ka na ron. And no, I'm not embarrassed that she's my girlfriend. Good evening, ladies and gentlemen. Lahat sila ay napatingin sa stage nang magsimulang magsalita ang isang matandang lalaki na nasa stage. Ang kanilang atensyon ay naagaw ng matanda na tinatanong ng media kung anong reaksyon na may ipinakilala ng girlfriend ng apo.
I am delighted to see that my grandson, Percival, has brought his girlfriend with him tonight. I've always encouraged him to introduce us to his girlfriend, but he's been quite private about his relationships. Seeing him bring a young woman to this event makes me believe he's serious this time. And I'm hopeful that the girl he's with will soon become a part of the Velasquez family. Percival was hesitant to leave her alone nang tawagin ni Don Pancho ang lahat ng apo papunta sa stage upang formal na ipakilala ulit. Ang babae naman na kasama ni Sebastian ay lumapit na sa mga kaibigan nito, kaya naiwang mag-isa si Isay. Maraming mga tao na kumakausap kay Percival. Tulad ngayon, naiwan na naman siyang mag-isa muli dahil may grupo ng kababaihan ang humila sa binata. Are you really his girlfriend? Tanong sa kanya ni Sebastian na nasa kanyang harapan, sabay tiningnan siya mula ulo hanggang paa at lumisi. You may be wearing all those luxurious clothes and gold, but you can't hide the fact that you're nowhere near bronze. Sebastian was right. Kahit anong bihis niya ay hindi matatakpan kung sino at kung saan siya nagmula. Wala naman siyang intensyon na ilihim kung sino at ano talaga siya. Hindi niya kinakahiya na siya ay mahirap. Nang hindi niya naman sikmura pang iinsulto sa kanya ni Sebastian na nagsalita siya. If you excuse me, sir. Ngunit bago pa man siya makaalis, ay nagsalita muli ito. I know you're not his girlfriend. Natigilan si Isay at muli itong hinarap. Kilala ko ang pinsan ko. I know how picky he is, even though he's an orphan himself. You're fake. Hindi siya papatol sa isang kagaya mo. Look, sir, I don't know what you're talking about right now. You think I don't know? Dinala ka ni Percival dito at ipinakilala na girlfriend dahil gusto niyang magpalakas kay Lolo. Dahil gusto niyang angkinin ang kumpanya at lahat ng mana. But let me tell you this. Hindi magiging successful ang plano niyong dalawa. I am the one who's deserving of taking over our business because I am the real Velasquez. So you can try hard and pretend, but a fake would never win. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. And a gold digger will always be a gold digger, even when it tries to cover itself with diamonds. You know how much I loathe when someone says things like that to my girl? It was Percival who's walking towards them. Tumayo ito sa tabi ni Isay at seryoso na tinignan si Sebastian. My girlfriend is not a gold digger. We genuinely love each other. And I'm not trying to force you to believe in our relationship. You don't have the right to embarrass her or make unfounded statements when you don't even know her. I don't want you spreading rumors or saying things about her. I've been trying to keep my emotions in check. Pero wag mong idadama yung girlfriend ko sa galit mo sa akin. Dahil baka hindi na ako makapagtimpe. At anong gagawin mo? You'll hurt me? We both know that I can do more than that, Sebastian. Hindi na binigyan ng pagkakataon ni Percival na makasagot pa si Sebastian. Hinila na siya nito palayo at nagpatianod naman siya. Madilim ang mukha ni Percival at nakatagis ang bagang kaya si Isa ay nakaramdam ng takot. Dinala siya nito sa terrace kung saan silang dalawa lang ang tao. Tanging ang liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa kanilang paligid. Kaya ay hindi maaninag ni Isay ang emosyon sa mukha ng binata. Why were you talking to him? Galit na panimula ni Percival. Huh? I don't like you talking to him. Dapat hindi mo siya kinausap. You shouldn't let him even get near you. Naguguluhan na napailing si Isay. Teka lang, ano bang problema mo at sa akin ka nagagalit? Hindi mo ba maintindihan? Galit na hinawakan nito ang kanyang pulsuhan kaya ay napangiwi siya sa sakit. I don't like you talking to anyone, especially to my cousin. Ayokong lumalapit ka sa kanila. Nitignan mo sila ay ayoko. Pagalit na tinabigyan kamay nito. Why are you acting like this? Let me remind you, you're just my boss. Wala ka na ron kung sino man ang gusto kong kausapin. Hindi mo ako pagmamayari. And it's me who should be mad at you here. Pinakilala mo lang naman akong girlfriend mo sa kanila when it's not even true.
I'm not your girlfriend, Percival. You don't own me. So stop acting like that. Paano kung totohanin ko? Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto kitang maging totoong girlfriend at mahal na kita? Will I have the right to own you and order you not to get too close to any guy other than me? What? I like you. I don't want you to be only mine. Isay, it bothers me when I see you talking to another guy. I'm not sure what I should do to have you all to myself. I don't understand. Why are you... Nanlaki lalo ang mga mata niya na bigla na lamang hapitin ng binata ang kanyang bewang at sakupin ang nakaawang niyang labi. Gusto niya itong itulak palayo, ngunit nawalan siya ng lakas. Nangihina ang kanyang tuhod hanggang sa namalayan niya na lang na unti-unti niya nang tinutugon ang halik nito. I wouldn't let anyone get close to you or dare to disrespect you. You are only mine, Isay. Mine from the start. Gulantang pa rin na pinagmasdan ni Isay na lumakad palayo ang binata. Kapag kuwan, inabot ng kamay ang labi. What the hell just happened? Did Percival just confess to her? She can't believe this. Matapos ang nangyari na summit ay bumalik na sila sa kanilang bahay. Ramdam ni Isay na iniiwasan siya ni Percival. Gusto niya itong makausap, ngunit hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na makausap ito ng solo. At ngayon nandito na sila sa bahay ni Don Pancho dahil pinatawag sila nito. Hindi alam ni Isay ang dahilan kung bakit sila tinawag. Maging si Percival ay wala ring ideya. Nung dumating sila sa mansyon ay naroon din si Sebastian at ang buong pamilya maliban sa foster parents ni Percival dahil nasa ibang bansa na raw ito at naninirahan. Mabuti tumating kayo upang maisiwalat ang inyong masamang plano, sabi ni Sebastian, sabay may nalapag na envelope sa lamesa. Ano ibig sabihin nito, Seb? Tanong ni Don Pancho. Open it, Lolo. Kinuha ni Don Pancho ang envelope at binuksan. Nakita naman ni Isay ang pagkunot ng noon nito habang nakatingin sa hawak na picture. What's the meaning of this? Sabay nag-angat ang tingin si Don Pancho kay Sebastian. Matagal na silang magkakilalang dalawa, paninimula ni Sebastian habang nakatingin sa kanilang dalawa si Percival. Galing sila sa iisang bahay ampunan. Matagal na silang magkakilala. At sigurado ako na ang lahat ng ito ay plano na lang dalawa. Don't say things like that about Percival, Sebastian. Galit na saway ni Don Pancho. Ano, Lolo? Ipagtatanggol niyo pa rin ba si Sival? I have all the proofs and records here. Look at these photos. They were taken when they were still in the orphanage. Ang ikasal silang dalawa. At makuha ang loob niyo ay parte ng plano nila para makuha ang lahat ng pera ng ating pamilya. That's what orphans always do after all. Naghahangad silang yumaman dahil sawa na sila sa pagiging mahirap. Hindi makapaniwala si Isay sa narinig. Lalo pa nang makita ang litrato ni Percival nung bata pa ito. Si Percival at ang batang lalaki na nakilala niya sa bahay ampunan at naging kakampi ay iisa. All this time kasama niya lang pala ito. Ngunit hindi niya alam. Totoo ba ang lahat ng ito, Percival? Galit na tanong ni Don Pancho. Lolo, nagsisinungaling lamang siya, sagot ni Percival. Nagsisinungaling? Sebastian has all the proof and records. Get your calling him a liar? Lolo, nagsalita si Sebastian. Don't listen to that bastard, Lolo. Una pa lang hindi na magandang pakiramdam ka sa kanya. I know he wouldn't do anything, right? Papayag po ba kayong mapunta ang kumpanya sa hindi naman tunay na Velasquez? Lola, please listen to me. Pakiusap ni Percival. Wala po kung pakialam ko ako man ang maging tagapagmana o hindi. Wala rin naman po sa isip kong maging tagapagmana ninyo dahil alam kong may masigit pang karapat dapat na maging tagapagmana ninyo. Wala rin po akong intensyon na lokohin kayo. At higit sa lahat ay hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po namin alam ni Isay na galing kami sa iisang bahay ampunan dahil matagal ng panahon ang lumipas simula nang mangyari yon. Desperado na paliwanag ni Percival.
Galit na nagsalita si Don Pancho. Wala kang intensyon. Napakadaming panahon para sabihin sa akin ang totoo, ngunit wala kang ginawa. You made me believe that the two of you didn't know each other before you started dating. I asked you. And that's what you said. Kung hindi pa kayo nabuko, hindi ko pa malalaman ang lahat ng to. Ganyan bang walang intensyon? Lolo, mabuti pa umalis na kayo. Tumayo si Don Pancho sabay hawak sa dibdib. Agad na dinaluhan ito ng nurse nito noong muntik na itong matumba. Lahat sila ay nag-alala para dito. Lolo, are you okay? Tanong ni Sebastian at inalalayan ito. Magmula ngayong araw, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Kahit ang pagtungtong sa magmamay-ari ko ay hindi na maaari. You, Percival Velasquez, is no longer part of Velasquez. Get out! Kahit anong gawing paliwanag ni Percival ay hindi na nakinig si Don Pancho, nagtawag pa nga ito ng security para palayasin sila sa pamamahay nito. Samantala, malawak naman ang isip ni Sebastian. Finally, unti-unti na siyang nawawalan ng kompetensya sa mana. Ngayong nawala ng paboritong apo ni Don Pancho, sigurado si Sebastian na siya nang magiging tagapagmana nito. Unting panahon na lamang ang kanyang hinihintay at mapapasakan niya ng Velasquez Group. Samantala, hindi naman alam ni Isay kung ano ang nararamdaman niya ngayon. At some point, she was happy dahil nahanap niya ng batang lalaki mula sa bahay ampunan. Ngunit ang mga nangyari kanina ay nagpipigil sa saya niya. Percival looked deeply hurt by his grandfather's words. At dahil sa mga bintang sa kanya ni Sebastian. Ayos ka lang ba, Isay? Kahit pabatid ni Isay na labis na nasaktan si Percival sa mga nangyari kanina, mas pinili pa rin ito na unahin ang kanyang nararamdaman. Percival still chose to care for her first. Ikaw si Hero? Sambit niya sa binata. Naluluha ang kanyang mga mata na inabot niya ang mukha nito at masuyong hinaplos. Ngumiti naman sa kanyang binata. It was a mixture of pain, longing, and happiness. Yes, it's me. All this time kasama lang pala kita. Garal-gal ang boses sa sambit niya. Kahit agal kitang hinanap at hinintay. Isay, whose body was weak, pulled Percival into a hug while whispering how happy she was that she finally found him. Habang nasa bisig ng binata, doon hinayaan ni Isay na tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Isay! Isay! Gumising ka! Mabilis sa binuhat ni Percival ang dalaga nang bigla na lamang itong nawala ng malay sa bisig niya at may dugong lumabas mula sa ilong nito. Narinig ng mga tao sa mansyon ang pagsigaw ng isang kasambahay na nakakita sa pangyayari, ngunit hindi na binigyan ng pansin ni Percival ang mga ito. Pinasok niya si Isay sa loob ng kanyang sasakyan at kulang na lang ay paliparin niya ang kanyang sasakyan patungo sa ospital. You'll be fine. I promise. Malapit na tayo sa ospital. Kausap niya sa dalaga. Hindi may pailiwanag ni Percival ang takot at kaba na nadarama habang naghihintay na lumabas ang doktor mula sa emergency room. How is she, doctor? Maayos na ang lagay niya sa ngayon at dadali na siya sa private room. Natutulog na lamang siya. We will still need to take many tests with her blood. Mamaya ay babalik ako para malaman ang kalalabasan ng tests. Nagpasalamat si Percival sa doktor bago pumasok sa kwarto kung saan dinala si Isay. Tulog pa ang dalaga nung pumasok siya, ngunit hindi rin nagtagal ay nagising na ito. Hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw at si Hero ay iisa. Saad ng dalaga habang sinusubuan niya ito. You've changed a lot. I didn't recognize you. Me too. Wika naman ni Percival. Who would have thought that the little girl I loved when I was a kid and the woman I love now, that I'm an adult, are the same? Masayang-masaya ako na makita kang muli, Hero. Nung umalis ka sa bahay ampunan, labis ako nasaktan. Gabi-gabi ako naghihintay sa'yo sa ilalim ng malaking puno kung saan madalas kang pumunta. Pero hindi ka dumating. Akala ko hindi na kita ulit makikita. Hinawakan ni Percival ang kamay ni Isay. Pangako. Ngayon nandito na ako. Hindi na ako ulit aalis sa tabi mo.
Matapos kumain si Isay ay sinabihan niya itong magpahinga ulit nang sa ganon ay makabawi ito ng lakas. Mr. Velasquez, panimula ng doktor. Lumabas na ang result sa ginawa naming test sa kanyang dugo. Your girlfriend has a blood problem. Madumi ang kanyang dugo and I'm going to be honest with you. Anumang oras na atakihin siya ng kanyang sakit ay maaari niyang ikamatay. Gusto ni Percival na gisingin ang sarili mula sa masamang panaginip na ito. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi siya magising-gising. Sa ngayon, tanging sa US lang ang merong mga advanced equipment na makakatulong sa sakit niya. Kung kaya ang maipapayo ko sa iyo ay dalhin mo siya roon sa lalong madaling panahon upang maagapan ang kanyang sakit. Mabagal na tumango si Percival. Gagawa po ako ng paraan para madala agad siya sa US. Nagpaalam ng doktor matapos ang discussion. Pagkaalis ng doktor ay saka lamang minulat ni Isay ang kanyang mata at tinawag si Percival na nag-aalala na lumapit sa kanya. Kanina ka pa ba gising? Narinig ko lahat. Aniya na inaabot niya ang kamay kay Percival. You don't have to worry about me. Makakaya ko to. Ang kailangan mong isipin ay ang problema mo. Ang sakit ko hindi na mahalaga. Eh, hindi ko kailangan pumunta sa US. Eh, hindi ko hahayaan na lumalang sakit mo. Dadaling kita sa US. Ipapagamot kita. Whatever it takes. Gagaling ka. Mariing sambit ni Percival. Mas mahalaga na maresolba natin ang problema mo ngayon. You're the most important thing in my life right now. Gagawin kong lahat, gumaling ka lang. Kung kinakailangan kong lumuhod at magmakaawa kay Lolo, gagawin ko, matulungan niya lang tayong gumaling ka. Mahigpit ang hawak ni Percival sa kanyang kamay. Minsan ka nang lumayo sa akin nun. I couldn't let you go again. Hindi ko kakayanin kung mawala ka ulit sa akin. I promised that I would be your hero. Until now, I'm still ready to do anything for you. Kung kaya gano'n na lamang ang takot na naramdaman ni Percival nang umubo at sumuka si Isay ng maraming dugo. Tulad ng pinangako niya na kahit ano ay gagawin niya para lamang ipagamot ito, nagtungo siya sa bahay ng kanyang lolo upang makiusap rito. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Don Pancho nang makita siya. Batid niya na ayaw siya nitong makita. Ngunit nagbabakasakali pa rin siya. Lolo, can we please talk? If you're here to tell me about your plan to deceive us, then I don't have time to listen to you. Makakaalis ka na. Mariin na sinabi ni Don Pancho at tanalikuran siya. Akmang lalakad na ito palayo habang tinutulungan ng nurse, pero natigilan sa sinabi niya. I didn't come here for that, Lolo. Kung ganon, bakit nandito ka pa? I'm here to ask for help. Help? Sarkastikong pagkakasabi ni Don Pancho. Bakit sa tingin matutulungan ko ang batang walang utang na loob na kagaya mo? Isay has a serious blood condition. She needs to be urgently sent to the US for a blood cleansing procedure or it may result in her death. Why would I help someone who tried to deceive us? Lolo, I understand that you might find it hard to believe that she didn't have plans to deceive you. But please, have mercy on us, please. Pagmamakaawa ni Percival. Bagaman naaawa sa kalagayan ng paboritong apo, pinili ni Don Pancho na magmatigas. Wala kang mapapala sa akin. Makakaalis ka na. At mas lalong nadurog ang puso ni Don Pancho nang mabagal na lumuhod si Percival sa kanyang harapan. Lolo, please, nagmamakaawa ko. Kahit hindi nyo na ako tanggapin sa pamilya. Kahit tuluyan nyo na akong talikuran. Sapat na po sa akin tinuring nyo akong totoong kadugo ninyo at binihisan nyo ako. Tulungan nyo lang po akong iligtas ang buhay ng babaeng mahal ko at lahat ng gusto nyo ay gagawin ko. Bumuga ng hangin si Don Pancho at saka hinarap si Percival. Fine. I'll help her. Maraming salamat, Lolo. But in three conditions, Siva. Ipapagamot ko ang babaeng mahal mo basta ipangako mo sa akin na susunod ka sa anumang sasabihin ko. Mabagal siyang tumango.
Unang kondisyon, kailangan mo mangako sa akin na lalayo ka sa kanya, na kahit kailan na hindi mo na siya pwede makita. Pangalawa, babalik ka sa kumpanya natin. At ang panghuli kong kondisyon ay papayag sa gusto namin na ikasal ka sa anak ng business partner ko. Po? Bakit hindi mo magawa? Simula nang makilala niyang dalaga, iisang babae lang ginusto niyang pakasalan at makasama habang buhay. Yon ay walang iba kung hindi si Isay. He had a hard time accepting his feelings towards Isay at first, because he had made a promise to himself that he would marry the young girl he met at the orphanage. Ngunit nang malaman niya na si Isay at ang batang babae ay iisa, walang mapagsidla ng tuwa ang nararamdaman niya. But Isay is sick. Kung hindi maaagapan ang sakit ng dalaga, ay maaari nito itong ikamatay. Losing her for a lifetime would be a nightmare for Percival. Mas gugustuhin niyang hindi na makita ang dalaga sa pamamagitan ng kanyang paglayo, kesa kailanman ay hindi niya ulit ito masisilayan. I'm willing to do everything, Lolo. Iligtas niyo lamang siya. Kahit pang kapalitay ang sarili kong kasiyahan, nakanda ko. Sumupil ang ngiti sa labi ni Don Pancho. A glimmer of hope shimmer inside his heart. Perhaps hindi siya nagkamali na nagtiwala siya sa batang itinuturing niyang sariling apo. Good decision. Hayaan mo't ipinapangako ko sa'yo na gagaling si Isay mula sa kanyang sakit kahit anong mangyari. Bago yan, maaari po bang makita ko siya sa huling pagkakataon? Pakiusap ni Percival na pinaunlakan naman ni Don Pancho. Hindi alam ni Percival kung paano sasabihin kay Isay ang kanyang naging desisyon. Sa tuwing nakikita niya itong nahihirapan ng dalaga, ay mas lalong naging malinaw sa kanya ang kanyang desisyon. Ililigtas niya ito. Mga bata pa lamang tayo, minahal na kita, Isay. Masakit sa akin ang paglisan ko noon sa bahay ang punan dahil hindi mo lang ako nakapagpaalam sa'yo. Inisip ko na na baka maging ako ay kamuhian mo na rin dahil iniwan din kita gayong ako ang natatangi mong kakampi sa bahay ampunan. I was deeply hurt at that time. Nangako ko sa aking sarili na pag maayos ng aking buhay ay hahanapin kita at ilalayo mula sa lugar na yon. Binalikan kita ron, ngunit wala ka na. Nagmakaawa ko sa bago kong magulang na hanapin ka, ngunit wala naman silang nagawa. Hindi nila alam kung saan ka pumunta. Pero hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Hanggang sa wakas ay nasa bisig na muli kita. Wika ni Percival. Mahal na mahal kita, Isay. Mga bata pa lamang tayo, ikaw nang tanging minahal ko. I want to be with you and take care of you. So whatever my decision may be, I hope you understand that I'm doing this, all of this, because I love you. And I want you to live a happy and healthy life. Ano ba sinasabi mo? Matamis ng ngiti si Percival. I'm just letting you know how much I love you. Alam ko naman yun. At mahal na mahal din kita, Percival Velasquez. Ikinulong ni Isay ang mukha ng binata sa kanyang palad at masuyong pinagdikit ang kanilang mga labi na agad naman na tinugon ito. Banayad lamang ang uri ng kanilang halik para bang sumasayaw ang kanilang mga dila sa isang mabagal na tugtog. Ang uri ng halik ay tila nagsasaad ng pagmamahal nila para sa isa't isa. They both don't wanna let go. Sa takot na baka sa oras na maghiwalay ang kanilang labi ay maglaho ang isa sa kanila, pero kailangan nila na huminga. Mahal na mahal kita, Isay. Ikaw lang ang tanging babaeng mamahalin ko. Humalik si Percival sa ulo ng dalaga bago ito sinabihan na magpahinga na, at nasa tabi lamang siya nito at hindi lilisan. Sa oras na nakatulog si Isay, kinausap ni Percival ang doktor at mga tao na magdadala kay Isay patungo sa US para magpagamot. Nagbilin siya sa mga ito na kahit anong mangyari, gagamutin at aalagaan nila ang dalaga. Mahal na mahal kita, Isay. Kaya kung ang kapalit man ng buhay mo ay
hindi na ulit tayo magkikita. Nakahanda ako sa lahat. Mabuhay ka lamang ng maayos. Kausap ni Percival sa noon ay natutulog na si Isay habang hinahaplos ang buhok nito. At sa huling pagkakataon, kasabay ng pagtulo ng mga luha niya, ginawaran niya ng masuyong halik ang noon ng dalaga bago mabigat ang dibdib na nilisan niya ang silid. Hindi alam ni Percival na noong sandaling nilisan niya ang silid ay minulat ni Isay ang kanyang mga mata at hinayaan na tumulo ang luhang kanina niya pang pinipigilan. Makalipas ang 6 na buwan, hindi alam ni Isay kung ano ang kanyang magiging reaksyon nang mabasa ang article na nagsasaad ng nalalapit na engagement party ni Percival Velasquez. Gustuhin niya man na maging masaya para sa lalaking minamahal ay hindi niya magawa. She can't bring herself to be happy, knowing that Percival was doing all of this to save her life. Kasalukuyang nakasakay siya sa eroplano pabalik sa Pilipinas. Matapos ang mahigit 6 na buwan na pagpapagamot sa US, sa wakas ay tuluyan nang nalunasan ang kanyang sakit. Pinayagan na rin siya ng kanyang doktor na bumalik sa Pilipinas basta raw ay pumunta siya sa clinic nito for monthly check-up para mas masiguro na tuluyan nang malunasan ang sakit. Her heart felt like a wild stallion, galloping uncontrollably as soon as she stepped out of the plane. The gentle, welcoming caress of the warm breeze enveloped her like a long-lost friend, embracing her skin. Nakabalik na siya sa lugar na puno ng mga alaala kasama si Percival. 6 months hasn't been that long, but why does it feel like an eternity since I left? Everything has changed. Wala nang saya. Wala nang excitement. Dahil hindi niya na muli makakasama ang lalaking minamahal. The feeling was as barren as a desert, stretching endlessly in all directions. All she could sense was a profound, soul-deep void, an emptiness, consuming that it seemed to swallow every other emotion and thought, leaving her adrift in a sea of nothingness. Sumakay siya sa taxi patungo sa kanyang bagong inuupahan, kung saan siya magsisimula ng panibagong yugto ng buhay, kasama mga alaala na meron siya kasama si Percival. Habang nakaupo sa balkonahe, hindi namamalaya ni Isay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mabilis siya rin pinahid ito nang makarinig ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Magandang hapon po, ma. May nagpapabigay po nito sa inyo. Bungad ang mailman ang mabuksan niyang pintuan. Pakipirma na lang po rito, ma'am. Nagtataka man ay tinanggap niya ang sobre at saka pumirma. Naupo siya sa lumang sofa at binuksan ang laman ng sobre. Join us for a memorable day as we toast to the engagement of Percival Velasquez and Samantha Gray. Gusto ni Isay na makita si Percival bago ito ma-engage. Ngunit knowing na masasaktan lamang siya, pinili niya na huwag nang dumalo sa engagement party. Hindi makikitaan ang sayang mukha ni Percival habang abala ang lahat sa kanyang nalalapit na engagement party na ilang oras na lang ay magsisimula na. Napansin naman ito ng lahat. Maging ni Don Pancho na walang ibang magawa, kundi ang mapabuntong hininga. Gusto ni Percival na tumakbo at sundan si Isay sa US, ngunit batid niyang hindi maaari dahil nangako siya sa kanyang lolo kapalit ang buhay ng babaeng mahal. Hinanda niya na lamang ang kanyang sarili. Magiging maayos din ang lahat, anak ko. Ang malambing na wika sa kanya ni Mrs. Velasquez, his foster mom, at saka mahigpit siya na niyakap. Ang kanyang ama naman ay ngumiti sabay haplos sa kanyang likuran. You'll get through all this, my son. Pilit namang ngumiti si Percival sa mga magulang. Thank you, Mom and Dad. As time steadily marches forward, Isay's opportunities to see and talk to Percival before he gets engaged to someone else are dwindling. Nevertheless, she has firmly decided not to attend the event. Mas gugustuhin niya pa na umiyak sa sulok kesa makita na i-engage sa ibang lalaking pinakamamahal. Nagsalubong ang kilay ni Isay habang nakatanaw sa bintana at may nakitang mga nakaitim na lalaki na naglalakad papalapit sa pintuan ng kanyang bahay. Ma'am, nandito po kami para sunduin kayo. Ha? Huh? Inutusan po kami ni Don Pancho na sunduin kayo.
Walang emosyon ang mukha ni Percival habang binabati siya ng mga dumalo sa kanilang engagement party. Kahit pa sinabihan siya ni Samantha ng umiti, ay hindi niya ginawa. He wanted to let everyone know that he's not happy with this. Ngunit kahit anumang pagtutol niya, ay wala na siya magagawa. Let's stop this! Nagulat ang lahat sa binitawang salita ni Don Pancho. Anong ibig sabihin nito, Lolo? Sigaw ni Sebastian. This act is futile. We all know that these two young individuals don't love each other because they both already have someone they care for. We can't compel them to be together and love each other when, all this time, they have someone else in their hearts. Kumalabog ng malakas ang dibdib ni Percival nang makita si Isay na pumasok kasabay ang mga bodyguard ng kanyang lolo. Maging ang dalaga'y halatang nagulat sa mga nangyayari. Samantala ang kanyang mga magulang at magulang ni Samantha Gray ay nakangiti na para bang alam na nila na mangyayari ito. My grandson, I love him dearly, and all I desire is his happiness. Witnessing his sadness deeply saddens me, for I am aware of the sacrifices he's made to bring joy into my life. Kilala ko ang apo ko, at mas lalo ko lamang na napatunayan na tama ang naging desisyon ko na muling magtiwala sa kanya. Dahil batid kong hindi niya ako magagawang linlangin. Pagpapatuloy pa ni Don Pancho. Naluluha naman si Isay habang nakatingin kay Percival. Gusto niya nang takbuhin ang pagitan nilang dalawa at yakapin nito ng mahigpit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. I refuse to continue being the antagonist in my grandson's life. Hindi ko na uulitin na maging masama sa buhay ng aking apo. Samantha's family and me have previously deliberated on this matter. We've decided to cancel their engagement. We all know that their happiness lies apart from each other. Percival, apo. Patawarin mo sana si Lolo kung nasaktan man kita. Ginawa ko lamang yun upang patunayan na hindi ako nagkamali sa'yo. At napatunayan ko yun nung pinili mong layuan si Isay at isinantabi ang iyong kasiyahan. Ngumiti si Don Pancho sa kanila. I understand the depth of your love for each other. Kaya't hindi ko nahahadlangan ang kaligayahan ninyong dalawa. You've shown me your worth, Percival. Thus, I grant you the freedom to be with the woman you love. You can now be with her, knowing that your parents and I will forever stand by you, supporting the choices you make. Nang sandaling marinig ni Percival ang mga katagang yon mula kay Don Pancho, ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinakbon niya na ang pagitan nilang dalawa ng babaeng minamahal at mahigpit itong niyakap. Akala niya ay hindi niya na muli itong mahahagan, kaya pakiramdam niya ngayon ay panaginip lamang lahat ng ito. Si Isa ay tuluyan ang napahagulhol habang nasa bisig ng binata. Percival! Percival cupped Isai's face. God knows how much I miss you, mahal ko. I'm glad to see you safe and healthy. Hindi alam ni Isai kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Kung kanina ay napakabigat ng kanyang dibdib at umiiyak siya dahil sa labis na sakit na makita ang lalaking minamahal na ma-engage sa iba. Ngayon naman ay umiiyak siya sa labis na tuwa. I love you, Percival. Mahal na mahal kita. Masaya rin akong makita kang muli. Me too, baby. I love you so much that I'm willing to do everything for you. I pledge to never let go of your hand again. We will be together today and until the end of the world. Bathed in the spotlight, surrounded by the relentless flash of cameras and granted the blessings of his grandfather and parents, Percival sealed his love for Isai with an impassioned kiss, vowing to hold her hand through all trials, regardless of the challenges they may face. From that moment on, nothing and no one could tear them apart, for they had become each other's reason for living. Their love, an unbreakable, eternal bond.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!